Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang huling kabanata. Hindi kayo kasal ni Slanter Cortez, no? Gulat na nilingon ni Rodjin, si Ton, na nagmamaneho ng patrol car. Ihatid na siya nito pauwi. Paano mo nalaman? Sinulya pa nito ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kandungan niya bago muling binalingan ang daan sa harap. Wala kang suot na wedding ring. Nagiinit ang mga pisngi ni Rodjin. Kung ganon, bakit iniisip niyo pa rin na mag-asawa kami ni Slanter? Well, magkasama kayo. Para na rin kayong mag-asawa, no? Ngumiti lang si Rodjin. Kung alam lang ni Tom ang sitwasyon nila ni Slanter sa bahay, hindi nito sasabihin para silang mag-asawa ni Slanter. Tuwing gabi kasi nagtatrabaho si Slanter, kung kailan patulog na siya. Nag-aabot lang sila ng binata sa umaga kapag magsha-shower ito. Sabay silang mag-aagahan. Pagkatapos ay matutulog na ito. Aabalahin naman niya ang sarili sa paglilinis ng bahay at panonood ng TV at DVDs. Sa gabi naman, pagising ni Slanter, sabay silang maghahapunan. Maliligo uli ang binata. Pagkatapos, pupunta na sa workroom nito. Kapag matutulog na siya, ilang araw nang ganoon ang routine nila. Kap, sino ba yung si Cassie na yon? Ang yabang kasi, reklamo ni Rodjin. Tumabingi ang ngiti ni Ton. Kaibigan ng barangay natin. Ayaw lang niya na may naaapi kaya napasugod noon na akala namin ay sinasaktan ka ni Slanter. Hindi naniniwala si Rodjin pero pinili niyang maging polite kaya ngumiti na lamang siya. Kapitan, yan ba yung babaeng ipinalit ni Slanter kay Cassandra? Pasigaw na tanong ng isang aling mataba na nadaanan ng patrol car. Kumurat agad ang noon ni Rodjin. Cassandra? Sinong Cassandra? Bumuga ng hangin si Ton habang iiling-iling. Pagpasensyahan mo na yung si Aling Tasha. Mag-isa na kasi sa buhay kaya naging misyon na sa buhay ang pagkalat ng chismis. Pero mabait naman yun. Ngumiti lang si Rodjin. Gustong-gusto niyang itanong kay Ton kung sino si Cassandra sa buhay ni Slanter. Pero ayaw niyang mabuko ng kapitan na wala silang relasyon ni Slanter. Lalabas siyang sinungaling. Well, nagsinungaling na siya. Kaya paninindigan na lamang niya hanggang sa pag-alis sa barangay na yon. Hindi ka naman naapektuhan sa sinasabi ni Aling Tasha. Nag-aalalang tanong ni Ton. Ang ibig kong sabihin yung Cassandra at Slanter. Nagkaayos na sila, hindi ba? Kaya nga kasama ka ni Slanter, hindi ba? Walang ka-idea si Rodjin sa mga sinasabi ni Ton at curious na siya pero pinigilan niyang magtanong. Oo naman, okay na okay sa akin si Cassandra. Kuh, pass is pass. Hindi naman mahirap hulaan na ex-girlfriend ni Slanter si Cassandra. At itong sikap naman, hindi mo maintindihan kung concern talaga o chismoso lang. Binigyan ni Rodji ng kakaibang tingin ni Ton. Matapang na babae ka para baliwalain ang sitwasyon. O baka mahal mo lang talaga si Slanter. Nag-iwas ng tingin si Rodjin kay Ton para makaiwas ng tanong. Sakto naman na pagbaling ni Rodjin sa labas ng bintana ay nakita niya ang kotse ni Slanter. Nakita rin niya ang binata na may kausap na dalawang matandang babae. Sumikdo ang kanyang puso na makita ang binata dahil na-miss niya agad ito. Dumungaw si Rodjin sa labas ng bintana nang lumagpas ang patrol car kay Slanter. Halos kalahati ng katawan niya ay nakalabas na dahil para sawayin siya ni Ton. Slanter! Nakakunot noong lumingon sa direksyon ni Rodjin si Slanter. Pagkatapos ay nanlaki ng bahagya ang mga mata.
And then he ran after her. Rogin, ipinasok uli ni Rogin ang katawan sa sasakyan. Wait, Cap! Si Slanter yon. Iling-iling na binagala ni Ton ang sasakyan at itinabi sa gilid ng kalsada bago tuluyang huminto. Paglingon ni Rogin sa bintana, ay nagulat pa siya nang makitang naroon na si Slanter. Habol ang hininga at magkasalubong ang mga kilay. Ang binata na ang nagbukas ng pinto at bago pa siya makakilos, ipinulupot na nito ang braso sa bewang niya at walang kahirap-hirap na ibinaba siya mula sa patrol car. Nagulat si Rogin sa pagiging sobrang malapit nila ni Slanter. Ipinatong ni Rogin ang mga kamay sa dibdib ng binata para magkaroon sila ng distansya. Tiningala siya ng binata. Akala niya ay bubugahan siya nito ng apoy dahil sa sobrang pagkakakunot ng noo kanina. Kaya nagulat siya nang makitang umaliwala sa mukha nito. Humugot ng malalim na hininga si Slanter. You little annoying creature. Akala ko kung saan ka na nagsususuot. Napangiti si Rogin nang may maisip. Hinahanap mo ko? Nagugutom ka na ba? Ganting tanong ni Slanter, imbis na sagutin ang tanong niya. Kumalam ng malakas ang sikmura ni Rogin. Dinaanan niya sa pagtawa ang pagkapahiya. Nagugutom na. Lumagpas ang tingin ni Slanter sa kanyang likuran at may kunsinong pinaniningkita ng mga mata. Hindi porki ikaw ang kapitan ng barangay na to. May karapatan ka ng panghimasukan ng buhay ko. Ton, tonton na lang. Naiinis na pagtatama ni Ton kay Slanter. Hindi na tayo mga bata, Slanter Cortez. Tama. Hindi na nga tayo mga bata kaya itigil mo na ang pagtawag sa buo kong pangalan. Dahil lang iniisip mong mature ang mga lalaking nagtatawagan sa apelido. Nanguuyam na sagot ni Slanter. And please, stop meddling with my life. Nagtagi sa mga bagang ni Ton. Hindi kita pinakikialaman. Ayoko lang magulo uli ang buhay mo gaya noon. Bumalik ang pagkakakunot ng noon ni Slanter. Napansin din ni Rogin na mas humigpit ang pagkakahapit ng binata sa bewang niya. Just because I made a mistake once doesn't mean I am not capable of making my own decision anymore. Nagulat si Rogin sa sinabi ni Slanter na tila ba may malalim na pinaghuhugutan, lalo na ang pait sa boses ng binata. Pero bago pa siya makapag-react ay inakay na siya ni Slanter pabalik sa kotse at isinakay sa passenger seat. Pag-upo naman ito sa driver's seat, ay ito na mismo ang naglagay ng seatbelt sa kanya. Bakit naka-seatbelt pa tayo? Doon lang naman sa kanto ang bahay mo ah. Nagtatakang kuna ni Rogin. Binuhay ni Slanter ang makina ng kotse. Sa labas tayo kakain. Treat ko. Nabusog ako. Masayang sabi ni Rogin habang nag-iinat pagpasok nila ni Slanter sa bahay. Mas masarap talaga ang pagkain kapag kalibre. Sa McDo kumain si Rogin at Slanter. Dahil iyon na lang ang pinakamalapit na bukas na kainan ng ganung oras. Sinamantala niya ang panlilibre ng binata. Umorder siya ng marami. Akmang uupo si Rogin sa kanyang airbed nang pigilan siya ni Slanter sa magkabilang balikat at muling itayo. Napakurap siya. Bukod sa nagtataka siya sa pagpigil ni Slanter, nakaramdam siya ng pananabik dahil sa pagkakahawak ng mga kamay nito sa mga balikat niya. Bakit? Binitiwan siya ni Slanter at itinuro ang malaking kama. From now on, use my bed. Ako na lang sa airbed. Ha? Bumuntong hininga si Slanter. Hinawakan sa siko si Rogin at inakay paupo sa kama. Ang sabi ko, ikaw na ang gagamit ng kama ko simula ngayon. Nakakaintindi ako ng English, no? Naka-smid na sabi ni Rogin. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit ang sabi mo, ayaw mo na may ibang gumagamit ng kama mo. Umupo sa airbed si Slanter. At dahil mas mataas ang kama na kinauupuan niya, nakatingala ang binata sa kanya. I'm sorry,
Hindi ko sinasadyang magsigawan. Tayo kanina. Napaderecho na upo si Rodin. Ay, bakit mo naman ako inunahan? Ako nga ang dapat mag-sorry sa'yo eh. Tama ka naman eh. Ako nga itong nakikitira lamang. Ako pa ang magulo. Sorry ha. Itinaas niya ang kanang kamay na parang nanunumpa. Promise, hindi ko na ulit pakikialaman ang kahit anong gamit mo. I doubt it. Akmang magrereklamo si Rodin. Pero nang makita niya ang pagkislap ng mga mata ni Slanter, nabatid niyang nagbibiro ito. Napangiti siya. Hinanap mo ko kanina, no? Tumikim si Slanter. Inaasahan ko na umalis ka na ng bahay. Pero nandito pa rin lahat ng mga gamit mo eh. Pati wallet mo nang lumabas ako ng workroom. Pagkatapos, hindi ko naman alam ang cellphone number mo. Cargo, di konsensya ko pa. Kung may mangyaring masama sa'yo. Lumuwang lang ang ngiti ni Rodin. Nakita niya si Slanter kanina na may kausap na dalawang matanda. Base sa pagkilos ng mga braso nito, sigurado siyang dinidescribe siya ng binata. Hindi naman lumalabas ang binata ng ganong oras. At hindi man aminin ni Slanter. Alam ni Rodin na nag-aalala ito sa kanya. Naramdaman niya yon nang yakapin siya kanina. Sa susunod kasi, huwag kang sasama sa kung sino-sino. Sermon ni Slanter kay Rodin maya-maya. Ano bang kung sino-sino? Barangay captain yun, no? Katwiran ni Rodin. Pero Slanter, magkaibigan kayo nito, hindi ba? Nag-aalala kasi talaga siya, no? Nagkibit balikat si Slanter. Noon. Pero masyado na siyang nagiging pakialamero. Kumunot ang noon ito. Wait! May sinabi ba sa'yo si Tonton? Tumango si Rodin. Meron. Alam niya hindi tayo kasal. Pero inaakala naman niya na nagli-live-in tayo. Saka, dapat bang itanong ni Rodin ang tungkol kay Cassandra? Bago bumingo uli siya kapag ka nagtanong tungkol sa love life ni Slanter. Saka base sa usapan nila ni Ton kanina, mukha namang matagal nang tapos ang tungkol sa Cassandra na yon at kay Slanter. Eh yung kay Cassie kaya? Ay, wait na. Mabilis na sagot ng isang bahagi ng isip niya. Bad vibes ang lalaking yon. Saka ano? Tila naiinip na tanong ni Slanter. Inaalala na lamang ni Rodin ang ibang sinabi ni Ton hanggang sa matawa siya. Akala ng mga kapitbahay natin, binubugbog mo ko. Pagdating pa lang daw natin, nag-aaway na tayo. Pagkatapos, narinig pala nila yung mga pinagsisigaw ko nung paulit-ulit. Tapos, habang nagpa-punching bag ako. Kaya nung makita nila ang pasako, akala nila sinaktan mo ko. Umuungol si Slanter. Sabi ko na nga ba't mangyayari yun eh. Itinaas ni Rodin ang mga kamay. Hey, relax ka lang. Ipinaliwanag ko naman kay Ton na ikaw ang pinakamabait na taong nakilala ko. Kaya, imposibleng saktan mo ko. Tingin ko naman naniniwala siya. Slanter scoped. I bet he didn't believe you. He was just too polite to show it. Kumunot ang noon ni Rodin. Bakit naman? Para sa lahat ng taong nandito sa barangay na to. Masamang tao ako. Halos pabulong na sagot ni Slanter. Magtatanong pa sana si Rodin pero tumayo na ang binata. Mauuna ka ng mag-shower. Magtatrabaho muna ako. Tumayo rin si Rodin. Saka sumilip sa pinto ng workroom. Magkukulong ka uli roon? Ano bang trabaho mo? Ano sa tingin mo? Nagahamong tanong ni Slanter. Writer? Bahagyang tumaas ang sulok ng mga labi ni Slanter. Saka marahil umiling. Gusto mong makita ang nasa loob ng workroom ko? Pagpasok pa lamang ni Rodin sa workroom ni Slanter, ay namangha na siya sa mga teddy bear na maingat at maayos na nakadisplay sa buong silid. Sa tansya niya ay nasa 30 teddy bear ang mga naroroon.
Sa bawat rack ay may iba't ibang teddy bear na iba't iba ang size, kulay at disenyo. Pero lahat ng mga yon, halatang masusi ang pagkakagawa at halata ring mamahalin ang mga materyales na ginamit. Wow! As in wow! Manghang-manghang sabi ni Rogin. Slanter, pwede ko ba silang hawakan at yakapin? Sige lang, hindi na napigil ni Rogin. Maingat niyang kinuha ang puting teddy bear na nakasuot ng magandang bestida. Niyakap niya yon. Napakalambot niyon. Ibang-iba ang texture kaysa sa mga teddy bear na nakikita niya sa mga tindahan. Hindi siya mahilig sa teddy bear, pero sa mga nakikita at yakap niya ngayon, may kakaibang init na bumabalot sa kanyang puso. Para bang gusto niyang iuwi ang lahat ng teddy bear sa kanyang kwarto, ilagay sa kama at yakapin ang buong araw. Bakit ganon? Bakit parang iba ang pakiramdam ng mga teddy bear na to kaysa sa nabibiliin sa mga store? Nagtatakang tanong ni Rogin. Every teddy bear in this room is an artist. Artist bear. Ibig sabihin, handmade sila at limited lang. Yan ang mga klase na pinapahalagahan at hinahanap ng mga collector. Paliwanag ni Slanter sa proud na boses. Gulat na nilingon ni Rogin si Slanter. Ikaw ang gumawa ng lahat ng teddy bear na to? Tumango si Slanter. I'm a bear artist, Rogin. Nagulat si Rogin. Lumingon siya sa buong silid na parang naghahanap ng ebidensya na nakita niya sa work table sa gilid ng bintana. Sa ibabaw niyon ay may gunting, mga tela, karayom, iba't ibang kulay ng sinulid, carbon paper at may sewing machine pa sa tabi ng mesa. Wow! Namamanghang bulalas ni Rogin. Tumikim si Slanter. Wow as in wow! My job is too gay. Or wow as in wow. Natawa si Rogin. Wow as in wow? Na-excite na sagot niya. Napatalon pa nga siya. Wow talaga ngayon. Ngayon lang talaga ako nakamit ng bear artist. Wow! Sa pagkakagulat ni Rogin, ay natawa ng mahina si Slanter. Nangislap din ang mga mata habang nakatingin sa kanya na tila ba naaaliw. That's the best reaction I've ever gotten from someone finding out that I make teddy bear for a living. Hinarap ni Rogin ang yakap niyang teddy bear kay Slanter. Slanter Cortez, this is a work of art. Yung parang dinidisplay sa mga museum, saka sa Disneyland. Oh yeah. Nasasama sa Walt Disney World doll ang teddy bear convention ang ilan sa mga gawa ko. Tila nahihiya pang sabi ni Slanter. Super wow talaga. Natutuwang bulalas ni Rogin. Marami siyang nakilalang iba't ibang uri ng tao. Pero ngayon lang siya nakakilala ng bear artist. Naalala niya sa Berry Station sila muling nagkita ni Slanter. Ikaw ang nag-design ng teddy bear sa Berry Station? Tumango si Slanter. Yes, sometimes I design for our store pero mas trabaho ni mami yon. Kaya nagpo-focus na lamang ako sa paggawa ng special edition ng teddy bear kapag kami okasyon o kaya kapag nasa mood ako. Dad doesn't mind kung sino sa amin ni mami ang gumagawa as long as our design sell. Natutuwang kwento ng binata. Mukhang mahal na mahal nito ang mga magulang dahil ngayon lang niya narinig na tunog masaya. Huh! Biglang napaatras si Rogin na may ma-realize. Ang parents mo ang may-ari ng Burby Station? Naging kaklase siya ni Slanter noong high school pero hindi naman sila naging malapit kaya wala siyang ganong alam tungkol dito. Idagdag pa, natatahi-tahimik ang binata noon at lunar samantalang maingay naman ang barkada niya. Ikiniling ni Slanter ang ulo sa kaliwa na para bang walang ka-idea kung gaano kausam na anak ito na may-ari ng isang malaking kumpanya. Bakit may problema, Baron? Biglang nanliit si Rogin.
Halata namang anak mayaman si Slanter, pero hindi niya akalaing ganun kayaman dahil ang simple ng bahay nito at kuripot pa. Pero naisip niya, artist Slanter. At sa pagkakaalam niya, iba ang takbo ng utak ng mga artist. Isang tingin pa lang sa sala nito na ginawang bedroom, hindi nakatakatakang artist ang nakatira sa bahay na yon. Tila dumaan ang pangamba sa mga mata ni Slanter. Do you think my job makes me weird? Umiling si Rodin. Hindi kaya. Ang cool mo nga eh. Ang cool mo talaga, Slanter. Medyo nagulat lang ako na super rich ka pala. Parang bigla tuloy akong nahiyang dumikit sa'yo. Pinaikot ni Slanter ang mga mata. Ang parents ko ang mayaman, hindi ako. Tignan mo nga kung saan ako nakatira. Sa probinsya. Sa isang one-story house na walang guest room. Napangiti si Rodin. Alam niya ang alam ni Slanter na balang araw ay ito rin naman ang magmamana ng negosyo ng pamilya nito. Pero ang humble nito. Natuwa siya roon. May bagong design ka ba na ginagawa ngayon? I'm working on it pero wala pang final. May masasuggest ka ba? Oo. Naghahanap ako ng ganon na kabe-break pa lang namin ng ex ko pero wala akong makita. Baka pwede ka namang gumawa. Kumunot ang noon ni Slanter. Nang ano? Numisi si Rodin. Bobo dal. Gawin nating bobo bear para maiba naman. Saglit na blanco lang ang mukha ni Slanter hanggang sa sumilay ang ngiti sa mga labi nito at yumugyog ang mga balikat. Sa huli, natawa na ng malakas ang binata habang nakahawak sa sikmura. Oh! You mean voodoo doll? Tumabingi ang ngiti ni Rodin. Ang bobo mo, girl. Nasa tapat ng electric pan si Rodin habang tinutuyo ang buhok ng lumabas ng banyo si Slanter. Nag-amoy pinaghalo-halong aftershave cream at baby soap agad ang sala. Nag-angat siya ng tingin sa binata. Wala namang pang-itaas si Slanter. At nakapantalon lang habang palakad-lakad sa bahay. Tinaasan lang siya nito ng kilay bago lagpasan. Dumiretso to sa kabinet at naghanap ng maisusuot. Gaya rin ang madalas gawin ni Rodin. Napabuntong hininga na lamang siya at napatitig sa kamatyuhan ni Slanter. Naalala ni Rodin na noong isang tanghali, nag-away sila ni Slanter dahil pinababantayan sa kanya ang piniprito'ng manok. Sinagot kasi ng binata ang tawag ng mami nito. Ang pinakaayaw niya ay tinatalsika ng mantika, kaya tinakpan niya na lang ang kalan at pinanood. Nang masunog ang manok, umaamoy agad yon sa buong kusina, kaya nagmamadaling bumalik si Slanter at pinatay ang kalan. Pero nahuli na ito nang dating dahil nasunog na ang piniprito'ng manok. Hindi ba ang sabi ko naman sa'yo? Bantayan mo? Sumbat ni Slanter kay Rodin. Binantayan ko naman eh. Kita mo naman. Hindi umaalis yung mga chicken sa kalan, hindi ba? Defensive na sagot ni Rodin. Ganun siya kapag ka-guilty. Tinitignan siya ni Slanter na parang nababaliw na. Akala niya ay magagalit lalo ang binata. Pero may kung anong kumislap sa mga mata nito bago siya tinalikuran. Kinagabihan si Rodina ang nagkusang magluto ng dinner. Tulog pa si Slanter nang magluto siya ng dinner. Kaya nagulat ito. Nang pagising nito ay mayroon ng dinner in bed. Nagluto siya ng pork adobo at fried lumpiang Shanghai. Prito ang huling putahe kaya puro tilamsik ng mantika ang braso niya. Akala ko ba hindi ka nagpiprito? Tanong ni Slanter. Habang nakatingin sa mga braso ni Rodin na puno ng tilamsik ng mantika. Nagkibit balikat si Rodin. Mahilig ka sa oily foods eh, lalo na yung mga prito. Sorry kung nasunog ko yung chicken mo kanina ha. Hindi sumagot si Slanter. Pero natuwa naman si Rodin dahil naubos ng binata ang inihanda niyang pagkain.
at humingi pa nga ng extra rice. Ang binata na rin ang naghugas na mga pinagkainan nila, kahit siya na ang gumagawa niyon mula nang tumira siya roon. Nang natutulog na si Rogin ay naramdaman niya ang pagkilos ni Stanter gaya ng hinala niya. Nagtungo ito sa workroom pero maya-maya lang ay bumalik ito sa sala at may kung anong maingat at tahimik na ipinatong sa tabi niya. "This is your little protector," bulong ni Slanter kay Rogin. "Good night, Rogin." Nakangiting binalingan ni Rogin ang puting teddy bear na katamtaman lang ang laki sa ibabaw ng kama niya. Este kama ni Slanter na ginamit niya pansamantala. Kitang-kita ang teddy bear sa itim na bedsheet at mga unan. Dahil puti yon at matingka din ang pagkapula na suot na bestida. Iyon ang teddy bear na yakap-yakap niya nung unang beses na pumasok siya sa workroom ni Slanter. Naattach yata siya roon at napansin yon ng binata. Kaya ibinigay ni Slanter kay Rogin ang teddy bear na pinangalanan niyang Baby Rods. Kinuha ni Rogin si Baby Rods at niyakap sa kanya patayo. "Slanter, may kamera ka ba?" Kasusuot lang ni Slanter ng t-shirt nang humarap sa kanya. Sinuklay lang nito ang buhok gamit ang mga daliri. "Oo, bakit?" Nakangiti niyang iniharap sa binata si Baby Rods. "Magpipictorial daw kami ni Baby Rods." Akala ni Rogin ay pagtatawanan siya ni Slanter dahil sa pagkaaliw na makita niya sa mga mata nito. Kaya nagulat siya nang umiti lang ito at nagpunta sa maliit na cabinet na nakapagitan sa kama at airbed. Mula sa unang drawer ay inilabas nito ang SLR camera. Hinintay niyang iabot yon sa kanya pero sa halip ay sinabit nito ang lay sa leeg nito. "Saan kayo magpipictorial ni Baby Rods?" Poker face na tanong ni Slanter. Napakurap si Rogin. "Ha? Hindi ka pa ba matutulog? Kaya ko naman ito mag-isaw eh." "I'm fine." Determinado ang sagot ni Slanter. "San tayo?" Tinignan ni Rogin si Slanter. Mukha namang hindi pa groggy ang binata. Saka mukhang hindi na niya mapagbabago ang isip nito. "Sa lanay tayo." Tumangulang si Slanter. Nagtungo sina Rogin at Slanter sa lanay. Bumalik ang mga ito sa loob ng bahay at pagbalik may dala ng mga una na matingkad ang pagkakadilaw at ipinatong sa coffee table. Nakita niya ang mga una na yon sa display ng mga teddy bear sa workroom. Pagkatapos ay pinaupo nila si Baby Rod sa gitna ng mga yellow filo. Habang inaayos ni Rogin si Baby Rod, ay narinig ni Rogin ang pag-click ng camera. Paglingon niya kay Slanter ay nagulat siya nang makita ang nakatapat sa kanila na teddy bear ang camera. "Hoy, hindi ka kasali!" reklamo ni Rogin. Natawa lang na mahina si Slanter. Napansin niyang madalas na itong tumatawa at ngumingiti. "Isang shot lang naman eh." Inirapan ni Rogin si Slanter. Maya-maya ay naramdaman niya ang binata sa kanyang tabi. Kaswal na pinatong ni Slanter ang braso sa kanyang balikat habang tinitignan ang kinakabit niyang ribbon sa tenga ni Baby Rods. Pinilit niya na hindi ipahalata kay Slanter na natataranta siya dahil sa bigat at init ng katawan ng binata na nakadikit sa kanya. Napigil na pigil siyang yakapin at singhot-singhotin ito. "Nice!" komento ni Slanter. Nilingon ni Rogin si Slanter na makaramdam na nakatitig sa kanya ang binata. Nagulat pa siya nang makitang sobrang lapit na mukha nila sa isa't isa. Tumatama ang mabango at mainit nitong hininga sa kanyang mukha. At ang tingin na ibinibigay ni Slanter, hindi platonic. Sumabay na sa pagwawala ang mga paru-paro sa tiyan ni Rogin ang mabilis at pasaway na pagtibok ng kanyang puso na nag-iingay ang cellphone niya. Biglang nawala ang magic dahil lumayo si Slanter at nagpanggap na chine-check ang SLR camera. Pero nang maglakad naman palayo si Rogin, ramdam pa rin niyang sinusundan siya ng tingin ni Slanter.
Sinagot niya ang tawag nang hindi tinitignan ang caller ID dahil distracted pa rin siya sa titigang moment nila ni Slanter kanina. Hello, Rogin. Napadiretso ng tayo si Rogin. Jacob? Hi. I just called to ask you to give me back my ring. Rogin? Ang kapal ng mukha mo? Gigil na panghihimutok ni Rogin. Kanina itinawagan siya ni Jacob para lang sabing isauli na niya ang engagement ring na ibinigay nito. Heirloom pala kasi ng pamilya ng Unggoy ang singsing. Ang sabi niya ay itinapo na niya ang singsing pero hindi naniniwala ang walang hiya. Ang mas matindi pa, sinabi nito na kapag hindi niya naisauli ang lintik na singsing, kakasuhan daw siya ng mami nito ng pagnanakaw. Noon pa man ay ayaw na sa kanya ng mami ni Jacob dahil isa lang daw siyang hamak na radio DJ. May kaya ang pamilya ni Jacob pero hindi ganun kayaman na tulad nila Slanter. Kaya nga lang masyadong ambisyosa ang ina ni Jacob. Ang gusto ng ginang ay anak ng may-ari ng bangko ang mapapangasawa ni Jacob at hindi tulad lang niya. Dahil sa labis sa sama ng loob ay hindi na makahinga si Rogin. Ikinuyom niya ang kanang kamay pero hindi na niya yon mabuksang muli. Naninikip din ang dibdib niya at halos hindi na siya makahinga. Nang huli niyang maranasan ang ganito ay noong nasagasaan si Makaru, ang Siberian dog niya. Galit na galit siya sa lalaking nagdadrive din sa sasakyang nakasagasa sa pinakamamahal niyang alaga. Are you okay? Nag-aalala ang tanong ni Slanter nang tabihan siya sa supa. Hinaplos nito ang noo at leeg niya. Para bang chine-check ang kanyang temperatura. Ano bang nangyari? Tumawag si Jacob. Hirap na pagsasalita ni Rogin pero kailangan niyang makausap. Isauli ko raw yung heirloom ng pamilya niya kung hindi ay ididimanda nila ko ng magaling niyang ina. At sasabing, ninakaw ko yung singsing bilang ganti sa pakikipaghiwalay niya sa akin. Ang kapal ng mukha! Ako ang nakipaghiwalay sa Unggoy na yon. Nagtagis ang mga bagang ni Slanter. Halatang hindi nagustuhan ang nalaman. Nasaan ba ang singsing? At nang isaksak natin sa lalamunan ng Unggoy na yon, umiling si Rogin. Isinangla ko na. Hindi ko yun matutubos dahil nagalaw ko na yung pera at wala akong pang-abono. Nasuspindi kasi ako sa work eh. Bahagyang tumaas ang sulok ng mga labi ni Slanter. Isinangla mo yung singsing? Tumango si Rogin. Ang cheap nga ng heirloom nila. 100,000 lang na isangla. Pero kung makapag-demand naman sila, akala mo milyon ang halaga? Humugot siya ng malalim na hininga pagkatapos ginamit ko ang pera sa pag-shopping at pagpapaganda. Tuluyan ang napangiti Slanter. I'm so proud of you, Rogin. Mumiti lang si Rogin. Bumibigat na ang hininga niya kaya hindi na siya makapagsalita. Umalis na sa tabi niya si Slanter pero pagbalik ay may dala na para sa kanya. Here, he gently said to her, handing her a bag she could breathe into. Ginamit ni Rogin ang plastic bag sa kanyang paghinga. Doon lang siya huminga ng huminga hanggang sa umayos na uli ang pagdaloy ng hangin sa kanyang mga baga. Nakatulong naman yon dahil unti-unting bumabalik sa normal ang kanyang paghinga. Naibukan na rin niya ang kanyang kamay. Na mga sandaling iyon, ipinulupot ni Slanter ang braso sa kanyang mga balikat at kinabig siya, palapit. Buong pusong inihilig ni Rogi ng ulo niya sa dibdib ng binata. She closed her eyes and let herself melt into his arm. Sopistikadang hinubad ni Rogin ang kanyang malaking sunglasses paupo sa katapat na silya ni Jacob sa pandalawahang mesa sa paborito nilang coffee shop noon. Nakipagkita si Rogin kay Jacob dahil ayaw siyang lubayan ng tawag ng lalaki. Nang i-off niya ang kanyang cellphone, tinadtad naman siya nito ng email
at pati Facebook niya ay tinaddad ng foes. Nahiya siya dahil pati si Nakon at Rom ay nag-aalala. Kaya nakipagkita na siya sa unggoy na ito para tigilan na siya. Umaliwala sa mukha ni Jacob. Rogin, mabuti naman nakipagkita ka na sa akin. So, where's the ring? Lagot ako kay mami kapag hindi ko yun naisoli. Mula na maghiwalay si Rogin at Jacob, ipinakita na ng binata kung paano ito kahina. Mama's boy talaga ang lintik. Walang paninindigan. Gusto niyang isipin na makikita pa rin niya ang mga katangian nito na minahal niya noon. Pero mukhang imposible nang mangyari yun. Ni hindi nga siya kinamustaman lamang ng unggoy na ito. Bakit ba atat na atat si Tita Jessica? Tumikim si Rogin. I mean, ang mami mo na makuha ang heirloom. Magpo-propose ka na ba? Doon sa babaeng na buntis mo? Tila naasiwang bigla si Jacob. May natitira pa pala itong hiya. Rogin, sinubukan kong makipagbalikan sa'yo pero pinagtaguan mo ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya sinunod ko na lamang si mami. Pakakasalan ko na si Collie. May pangalan pala ang haliparot na yon. So, gusto siya ng mami mo. Bakit? Sino ba babaeng yon? Nag-iwas ng tingin si Jacob. Anak ng boss ko. Nanlaki ang mga mata ni Rogin. Ibig mong sabihin, anak na may-ari ng bangkong pinagtatrabahuhan mo? Tumango si Jacob. Nanghina si Rogin. Kaya naman pala atat na atat ang mami ni Jacob. Napakasalan ni Jacob ang haliparot. Matutupad na ang pangarap ng ambisyosang ginang. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit takot na takot si Jacob sa babaeng na buntis nito. Anak pala ng boss nito. Mayaman pala ang babaeng yon pero walang klas. Tumawag-tawag pa sa programa ko. Nakakabwisit. Humugot ng malalim na hininga si Rogin. Bumilang siya hanggang 10 sa kanyang isip upang kalmahin ang sarili. Turo yun ni Slanter sa kanya. Nang araw na hindi siya nakahinga, dala ng sama ng loob, hindi siya iniwan ng binata. Kinalma siya nito sa pamamagitan ng pagkukwento kung paano gumawa ng teddy bear. Pagkatapos ay buong araw siyang pinagpahinga lang. Ipinagluto pa siya at nagpahiram ng isang teddy bear sa pagtulog. Rogin, untag ni Jacob sa kanya. Nagpakawala ng malalim na hininga si Rogin. Sinabi ko na, naiwala ko na yung singsing. Pasensya na, nanlaki ang mga mata ni Jacob. Are you fucking kidding me? Hindi ako nagbibiro. Umiirap na sabi ni Rogin. Hindi ba't mayaman naman ang piyanse mo? Bakit hindi mo nalang bilhan ng bagong singsing? No offense, pero hindi naman kagandahan ang heirloom ng pamilya nyo. Bumukas ang frustration sa mukha ni Jacob. Pero importante kay mami ang heirloom niya. Gusto niyang iyon ang gamiting engagement ring ni Collie. Gustong sabihin ni Rogin na isinangla niya ang singsing at ipatubos na lamang yon kay Jacob. Pero hindi siya pinahintulutan ng pride niya. Sigurado kasing kapag nalaman yon ng mami ng unggoy na to, sasabihin siya ng ginang napatay gutom o kaya hampas lupa. Hindi siya papayag na mangyari yon. Tumayo na si Rogin. Ganito na lang. Itetext na lamang kita kapag nakita ko na yung singsing sa pinagtapunan ko. Pag-iipunan na lamang niya ang nagalaw na pera sa pinagsanglaan ng singsing. Pero malamang ay aabutin pa yon ng ilang buwan. Napatayo na rin si Jacob. Dami, Rogin. I need the ring by next week. Tataranta si Rogin dahil sa pagdilim ng anyo ni Jacob. Pero hindi niya pinahalata. Just a ring. Just buy her something fancier. Mas magugustuhan niya yon. Promise. Nagmamadali nang lumabas ng coffee shop si Rogin. Dahil pinagtitinginan na sila ng mga customer dahil sa outbars ni Jacob. Pero sinundan pa rin siya ng unggoy. Hinaklit pa siya sa braso at pilit na pinaharap. Jacob, ano ba? Reklamo ni Rogin habang pilit na binabawi ang kanyang braso mula kay Jacob. Pero ayaw siya nitong pakawalan. Give me back my ring, Rogin. Yun lang ang kailangan ko. Please,
galit na sigaw ni Jacob. Kinalma ni Rogin ang sarili. Pagkatapos ay sinipa ni Jacob sa pagitan ng mahita. Napasigaw ito at namilipit sa sakit kaya nabitawan siya. Lumayo agad siya sa unggoy. Hindi naman malakas ang pagkakasipa niya para masigurong hindi ito mapupuruhan. Pumihit paharap si Rogin para sana tumakbo pero bumunggo ang ilong niya sa dibdib ng kung sino. Nagpanik siya na may brasong pumulpot sa kanyang bewang. Pero agad din siyang kumalma ng sumalubong si Slanter pagtingala niya. Nanlaki ang mga mata ni Rogin. Slanter? Numiti lang si Slanter. Pagkatapos ay lumagpas ang tingin sa kanya at may kung anong dinukot sa bulsa. Pare, ito bang hinahanap mo? May ring. Oo, yan nga. Bulalas ni Jacob na mukhang nakarecover na. Nagulat si Rogin nang makitang hawak ni Slanter ang singsing na isinangla niya. Pero mas nagulat siya nang ihagis yon ni Slanter. Bumaba ang tingin ni Rogin sa singsing na gumugulong na ngayon sa kalsada. Lumusot yon sa pagitan ng mga hita ni Jacob. Napasigaw si Jacob dahil may biyak sa kalsada kung saan pwedeng mahulog ang singsing. Sumigaw si Jacob at nagdive upang mahuli marahil ang singsing. Sa lakas ng kalabog ng pagbagsak ni Jacob, napatingin ang mga tao sa paligid. Naramdaman at narinig ni Rogin ang pagtawa ni Slanter ng malakas. Nang tumingala siya sa binata, nakita niyang halos mawala na ang mga mata ni Slanter dahil sa pagtawa. Bumaba sa kanya ang tingin ni Slanter. Marahan itong pinisil ang kanyang baba. Napangiti siya. Bana ko sanang umeksena noong hinaharas ka ng unggoy na yon. Pero hindi na pala kailangan. Natatawa pa rin sabi ni Slanter. I'm really proud of you, Rogin. Tinignan ni Rogin si Jacob na nakaupo pa rin sa kalsada at pinupunasan ang singsing gamit ang laylayan ng polong suot nito. Naawa siya sa dating kasintahan. He looked pathetic and he had acted like an idiot just now. Kabilang banda ay nakahinga siya ng maluwag na hindi ito ang lalaking mapapangasawa niya. Wala ni Katiting na galit o anumang klase ng emosyon para kay Jacob. Dahil siguro sa umpisa pa lamang, hindi ganun kalaki ang inukupan nito sa kanyang puso. Tumingala si Rogin kay Slanter. Uwi na tayo, Slanter. Slanter pressed his mouth against her forehead and said, "Yes, let's go home." God is really wise. Masayang bulalas ni Rogin matapos tunggain ang canned beer. Hindi niya ako hinayaang mapunta sa ganong klaseng lalaki. Nakangiti lang si Slanter habang panglumbaba sa mesa. Sa tingin ko naman, kahit hindi ng babae ang unggoy mong ex, makikita mo rin na hindi talaga siya ang lalaking dapat mong pakasalan. Because you are a smart woman. Napabungis ni si Rogin. Tinapik-tapik niya ang kanyang dibdib. Grabe. Nakahinga ako ng maluwag. Pero alam mo, hindi ko rin naman ma-realize yun kung hindi dahil sa iyo eh. Tumaas ang mga kilay ni Slanter. Dahil sa akin? Tumango si Rogin. Nung gabing hinayaan mo kong gamitin ang punching bag mo, sinabi mong hindi investment ang pag-ibig kundi sugal. You said that in love you. You either lose everything or win everything. Hindi pwedeng half-hearted ang pag-hold on o ang pag-let go. So that night, I let him go. Wholeheartedly, with no regrets, no looking back. You seem happier now. Nakangiting po na naman ni Slanter. Mabilis na tumango si Rogin. Ang totoo, hindi naman talaga ako nasaktan. Nagalit lang ako dahil nabastos ako na may nabuntis siyang ibang babae. But everything is okay now. Hindi na ako galit. That's good. Hinawakan ni Rogin ang braso ni Slanter. Thank you sa pagtubos ng singsing ha. Babayaran kita kapag may pera na ako. Sa ngayon, kunin mo muna yung natira sa pinagsanlaan ko. Wala yon. Ayoko lang guluhin ka pa ng unggoy na yon. Yung ex mo. Hindi inaasahan ni Rogin na tutubusin talaga ni Slanter ang singsing. Nang hiramin nito ang resibo ng pinagsanlaan niya,
Pinagawa siya nito ng sulat na nagsasabing si Slanter ang todo boss ng Sing Sing. Hiniram pa nito ang isa sa mga valid ID niya. Hindi niya akalaing seseryosohin nito ang pagtubos ng Sing Sing dahil malaking halaga na rin yon. "I'll give you something that will make you feel even better," sabi ni Slanter habang may dinudukot sa bulsa ng pantalon. Pagkatapos ay inibot yon. "I made it myself." Napangiti si Rogin habang nakatingin sa hawak na voodoo bear. Maliit yun at itim na teddy bear. Parang keychain na nakatahi ang bibig. Pagkatapos ay inabutan din siya ng Slanter na malaking karayom. "This is the ugliest bear I've been ever seen." Nagangat siya ng tingin kay Slanter at natawa. "No offense. None taken." Nakangiti habang iiling-iling na sagot ni Slanter. "And that's the point. Kailangang pangit siya para matusok-tusok mo. Isipin mo na lamang na yung unggoy mong ex, yung bodobira mo." Nakangiting tinusok-tusok ni Rogin ang karayom ang tiyan ng Vodovir. It's really made her feel better. Nakangising nilingon niya si Slanter. "Dinasalan mo ba to?" May kasama pang itim na kandila. Biro ni Slanter saka siya kinindatan. Natunaw yata lahat ang nasa loob ni Rogin. Dahil sa kindat na yon, napansin niya na mga nakarang araw ay mas naging maaliwalas na ang aura ni Slanter. Hindi na ito gaanong nagsusungit. At mas maasikaso na rin. Para bang may kung anong poder na natibag sa palibot nito dahil hinahayaan na siya nitong makalapit. Katulad ngayon, marang hinaplos ni Rogin ang pisngi niya. Pero hindi to umiwas. "What is it?" malambing na tanong ni Slanter. Umiling si Rogin pero hindi pa rin inalis ang kamay sa pisngi ni Slanter. "I just want to make sure you are real. Parang imposible kasi na noong panahong galit na galit ako, may isang tao na pinagtiyagaan akong kasama hanggang sa mawala yung galit ko. But you are here. You made me smile and laugh despite the anger and the pain. You betaught me so many things about life and love. If it weren't for you, I'd be lost." "Stop!" Malumanay na pigil ni Slanter. "If you don't, I might do something we might both regret once you are sober." Pero hindi nagpapigil si Rogin. Kung dahil ba sa espiritu ng alak o dahil sa bulong ng kanyang puso, hindi niya alam. Basta tumayo lang siya at niyakap si Slanter mula sa likuran. "Thank you, Slanter." Hinalikan niya ito sa pisngi. "For everything." Umungol si Slanter. Nagulat na lamang si Rogin na marahan siyang hilahin ni Slanter hanggang sa mapaupo sa kandungan nito. And she looked questioningly up and him he kissed her. Posible bang tumibok agad ang puso ng tulad niyang dapat ay nagluluksa pa dahil sa pagkabigo? Ah, oo nga pala. Wala namang nadurog sa kanya. Dahil ng araw pala na yakapin niya si Slanter sa pag-aakalang namimigay ang binata ng libreng yakap. Nabuo na agad ang inaakala niyang nasaktan niya ang puso. No damage had been done because Slanter had appeared at the right moment. Si Rogin, kiss him back. Maganda ang pakiramdam ni Rogin nang magising. Pagbangon niya ay bumuntong hininga agad sila na tila nangangarap. Nangingiti niyang pinaraan ang daliri sa kanyang mga labi. Hindi pa naginip ang paghalik ni Slanter sa kanya dahil hindi lang isang beses yung nangyari. Pagkatapos niyang mag-shower, ay nag-turn na ang binata para maligo. Hinalikan uli siya nito sa mga labi bago pumasok sa banyo. Nang nakahiga na siya, binigyan naman siya nito ng matamis na goodnight kiss. Hindi alam ni Rogin kung dahil lang ba yon sa pareho silang nakainom ni Slanter kagabi. Pero umaasa siya na may mas malalim pa yung kahulugan dahil pagising niya kaninang umaga. Na-realize niyang nahuhulog na ang loob niya sa binata. Mabilis siguro. Pero hindi naman natatapos sa falling in love ang proseso ng pag-ibig. Sa katunayan nga, umpisa pa lang yon. Because when you fall in love, you have to stay in love. And staying in love was where most people failed. Kaya kung hanggang kailan may in love si Rogin kay Slanter, kahit siya ay hindi yun masasagot.
pero gusto niyang alagaan ang damdamin na yon hanggang sa umusbong, tumibay at tumagal kung hanggang kailan ang pahihintulutan ng Diyos. Nakagat ni Rogin ang ibabang labi sa pagpipigil na bumungis-ngis. Nahuhulog pa lang ang loob niya kay Slanter. Pero nakikita na agad niya ang sarili na minamahal na ito nang mas matagal pa siguro sa kanyang buhay. Nagluto ng agahan si Rogin. At dahil hindi pa lumalabas ng workroom si Slanter, kinatok na niya ito. Alam niya ang ayaw ng binata na naiistorbo sa trabaho. Pero kapag kaganong oras naman, ay hindi na busy si Slanter. Nagliligpit na lamang. Piniit ni Rogin ang seradura ng workroom at sumilip sa loob. Nakita niya si Slanter na abala sa pagtatahi. Pinaghahabit nito ang ulo at katawan ng isang cute na white and brown teddy bear. Hindi gumawa ng ingay si Rogin at tahimik na pinapanood si Slanter sa seryosong-seryosong ginagawa. Maya-maya ay nilalagyan na nito ng laman ang teddy bear. Sa pagkakatanda niya sa mga sinasabi noon ni Slanter tungkol sa paggawa ng teddy bear, stuffing ang tawag sa prosesong yon. Pagkatapos ay tinahi naman ng binata ang likod ng manika. Napako ang tingin ni Rogin sa gwapong muka ni Slanter. Napakaseryoso. Kitang-kita rin niya ang pag-iingat nito sa bawat eleganteng paggalaw ng kamay na may hawak na karayom. At kahit pa teddy bear ang hawak nito na mga sandaling iyon, hindi nabawasan ang pagkalalaki nito. Sa katunayan nga, parang nadagdagan pa ang pagkamacho nito. Ang hat pala ng mga lalaking marunong gumawa ng teddy bear. Nagulat si Rogi nang humarap si Slanter sa kanya at ipakita ang teddy bear na katatapos lang gawin. "Hi. Hi, miss. Do I look cute?" Lumuwang ang ngiti ni Rogin. Inimbitahan na niya ang sarili sa loob ng workroom at umupo sa sahig sa tabi ni Slanter. "Pwede ko ba siyang hawakan?" Tumango si Slanter at iniabot ang teddy bear. Niyakap ni Rogin ang teddy bear. "Ang cute-cute naman ito. I'm glad na nagustuhan mo pero rejected ang teddy bear na yan." Medyo malungkot na sabi ni Slanter. Kumunot ang noo ni Rogin at pinagmasdang mabuti ang hawak na teddy bear. "Ang cute-cute nito at wala siyang makitang mali roon. Bakit naman? Hindi mo napapansin pero hindi pantay ang pagkakatahi ng mga mata niya. Sa matitinik na kolektor, hindi papasayan." Naiiling na sabi ni Slanter. "Distracted yata ako kaya hindi ko kaagad napansin." "Bakit ka naman distracted? Mag-isa ka lang naman dito eh. Tsaka wala namang umiistorbo sa'yo." Tumaas ang kilay ni Slanter. Pagkatapos ay bumaba ang tingin sa mga labi ni Rogin. Nag-init na naman ang mga pisi ni Rogin nang makuha ang ibig sabihin ng binata. Pagkatapos ng naganap na halikan kina Rogin at Slanter kagabi, hindi alam ng dalaga kung sapat na basihan yon upang magkaroon sila ng relasyon. Masyadong mabilis. Oo, pero nararamdaman niyang pareho naman silang may gusto sa isa't isa. Matanda na sila para magtagu-taguan ng mga feelings. Lalo na kung wala namang dahilan para itago. Gusto sanang magtanong ni Rogin, pero natatakot siya na mawala kung anuman ang mayroon sila ni Slanter ngayon, kaya pinili na lamang niyang i-enjoy na lamang muna ang moment nila. Itinakip ni Rogin ang mukha sa teddy bear. "Can I keep this? Sayang naman kung hindi mo naman mabebenta." "Well, hindi naman nasasayang dahil kapag ka hindi ko nagustuhan ang gawa ko, ipinapadala ko sa bahay ampunan ang mga yan." Nakangiting sabi ni Slander. "But sure, you can keep that one. Gagawin mong kapatid ni Baby Rods." Mabilis na tumungo si Rogin. "Oo, para may kuya na si Baby Rods. Tatawagin ko siyang Baby Slant. That's nice. I'll make a suit for him later." Natatawang alok ni Slanter. Tumango si Rogin. "Slanter, why don't you make me a new collection? Parang maganda yung family of bear. May mama bear, may papa bear, at baby bear." Napapiksi si Slanter. May dumaang galit at pait sa mga mata nito na mabilis na itinatago sa pag-iling. "No," matigas nitong sagot. "I don't make baby bear.
gusto sanang ipaalala ni Rogin kay Slanter ang nakita niyang sketch ng baby bear sa mga sketchbook nito. Pero naalala niya, naging sanhi iyon ang away nila. Sa totoo lang, curious siya pero sa nakikitang madilim na anyo ng binata, nararamdaman niya na mag-aaway lang sila. Hinawakan ni Rogin sa braso si Slanter. Okay, wag na yon. Budo bear na lang. Bebenta yon, Framis. Bahagyang umaliwala sa mukha ni Slanter. Hinalikan siya sa noo. I'll keep that in mind. Anyway, Rogin, kailangan ko pang tapusin yung iba kong trabaho. So, sumimangot si Rogin. Pinapaalis mo na ba ako? Slanter smiled apologetically at her. I've got work to do. You are distracting me. Hindi mo ako sasabayang mag-breakfast? Nakalabing reklamo ni Rogin. Umungol si Slanter habang nakatingin sa kanyang mga labi. You sure are distracting me. He leaned forward and kissed her. It was quick, hot, and exciting. Pagkatapos ay bumulong. Go! I'll eat you. Tatawa-tawang lumabas ng kwarto si Rogin. Bit-bit ang additional teddy bear na magiging anak nila ni Slanter balang araw. Habang namimili sa maliit na grocery store ay hindi maiwasang hindi mapansin ni Rogin na pinagtitinginan uli siya ng mga kabarangay ni Slanter. Sa pagkakataong yon, wala na siyang pasasamuka. Kaya hindi nakakapagtaka na talaga kung bakit tinitignan siya ng mga tao na may awa sa mga mata o kung minsan naman ay di gusto. Isa lang ang nakikilala ni Rogin sa mga tao roon, si Aling Tasha. Ang mahaderang nagtatanong noon kay Tom kung siya raw ba ang pinalit kay Slanter kay Cassandra. Mukhang naipinapakalat na chismis na naman ang matandang babae dahil nakatingin ito sa kanya habang binubulungan ang mga kumare. City girl si Rogin, kaya nakakapanibago sa kanya ang mapunta sa maliit na bayan na yon kung saan halos lahat ng tao ay magkakakilala. Ayaw naman niyang maging suplada, pero sa paraan ng pagtrato ng mga kapitbahay sa kanya, minabuti na lamang niya na huwag mamansin. Siya ba yung bagong kinakasama ni Slanter, hindi ba? Natigilan si Rogin sa paglalagay ng mga dilata sa grocery cart dahil sa narinig. Nagmumula ang boses sa likod ng estante ng mga dilata. Sa lakas ng usapan ay malinaw niya yung naririnig kahit hindi nakikita ang mga chismosa. Pero mas nababagabag siya sa naririnig. Bagong kinakasama? Ibig sabihin, nanlamig ang buong katawan ni Rogin. Nagkaka-idea na siya kung sino at ano si Cassandra sa buhay ni Slanter. Naalala ko si Cassandra sa kanya. Sabi ng isa pang matandang babae, maganda rin at mukhang matalino. Malamang, magaya lang din kay Cassandra ang batang yon. Malakas na sabi naman ni Aling Tasha. Kung alam nitong naroon lang si Rogin, hindi niya siguro bubuntisin lang si Slanter pagkatapos iiwan na rin. Napahawak si Rogin sa dibdib niya nang biglang kumabog. Napahawak din siya ng mahigit sa handle ng grocery cart dahil tiyak na matutumba siya dahil sa panginginig sa kanyang mga tuhod. Nabuntis ni Slanter si Cassandra at iniwan. Dugtong na isang bahagi ng kanyang isip. Masama sa kalusugan ang pakikinig sa mga chismis. Nalingunan ni Rogin si Cassie. Nawala ang bangis na mukha nito na nakita niya noong unang beses silang magkita. He actually looked concerned now. Cassie, gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Cassie habang nakatingin sa kanya. Namumutla ka. Ihatid na kita sa inyo. Hindi na tumanggi si Rogin dahil pakiramdam niya. Mahihimatay na siya kapag nag-stay pa siya roon. Pagkabayad niya ng mga pinamili, si Cassie na ang nagbuhat ng mga yon at isinakay sa padyero. Hanggang sa nagmamaneho na si Cassie, ay pinagtitinginan pa rin sila ng mga tao. Huwag mo silang pansinin, sabi na lang ni Cassie. Pero sa bagay, si Rogie naman ang tinitignan ng mga ito at hindi si Cassie. Ngayon ay malinaw na sa dalaga kumpara saan ang awa na natatanggap niya mula sa mga kapitbahay. Naitakit ni Rogin ang kamay sa bibig. Oh God!
Oh God! Bumuntong hininga si Cassie. Alam mo na ang tungkol kay Cassandra? Nilingon ni Rogin si Cassie. Kilala mo rin si Cassandra? Ah, never mind. Ito na lang ang sagutin mo. Totoo bang nabuntis ni Slanter ang Cassandra na yon? Binigyan ng naaawang tingin ni Cassie si Rogin bago tumango. Lumalabas ka lang siguro kapag kasama si Slanter, kaya hindi mo naririnig ang mga chismis tungkol sa inyo. Kaya ngayon, mag-isa ka lang. Nakahanap ng pagkakataon si Aling Tasha para makita ang reaksyon mo. May hinala kasi ang mga kabarangay ko na hindi mo alam ang tungkol kay Cassandra. Mukhang tama sila. Nahagip ni Rogin ang refleksyon niya sa side mirror. Walang kulay ang kanyang mukha. Pakiramdam din niya ay bumaliktad ang kanyang sikmura. Pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol kina Slanter at Cassandra? Nagsama sila. Gano'ng katagal? Mapait na umiti si Cassie. I don't know the whole story. Ang alam ko lang nagsama sila ng 10 buwan. But when Cassandra got pregnant, bigla na lang nawala si Slanter. Naghintay si Cassandra sa bahay na yon, na mag-isa. Araw, linggo, buwan, pero hindi na bumalik si Slanter. Nagsawa siguro si Cassandra sa kahihintay, kaya umalis na rin siya ng bahay. Pagkalipas ng maraming buwan, bumalik si Slanter, kasama ka na. Humugot ng malalim na hininga si Rogin. Kinakalma ang sarili. Pakiramdam niya ay namamanhid na ang buong katawan niya sa sobrang sakit. Pasensya ka na, Rogin, ha? Malungkot na sabi ni Cassie. Hindi dapat sa akin ang gagaling ang mga yon. Pero hindi ako papayag na may mga biktima na naman si Slanter pagkatapos ng ginawa niya sa kapatid ko. Galit na nilingon ni Rogin si Cassie. Tumango si Cassie. Malungkot at galit ang mga mata. Yes, you heard it right. Cassandra is my younger sister. Wala sa sarili si Rogin na makauwi sa bahay ni Slanter. Pagkatapos ng mga nalaman niya tungkol sa binata, dapat ay masama na ang tingin niya rito. Pero hindi. Hindi niya pinaniwalaan agad ang sinasabi ng ibang tao. Nakasama ni Rogin si Slanter ng 2 linggo. Walang ginagawa o ipinapakitang masama ang binata sa kanya sa mga araw na magkasama sila. Sa katunayan nga, wala siyang maipintas dito, kaya nahirapan siyang sikmurain na masamang tao ang tingin ng marami sa binata. Slanter was more than a friend to Rogin. Nakadurog ng puso ang mga nalaman niya tungkol sa binata, pero kailangan niyang marinig ang panig nito bago siya manghusga. Tumayo si Rogin sa tapat ng pinto ng workroom. Pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso sa sobrang bilis at lakas ng tibok niyon. Imbis na katukin si Slanter, umupo na lamang siya sa sahig at sumandal sa pinto. Slanter? Narinig ni Rogin ang mga yabag. Binata sa loob ng kwarto, palapit sa pinto. No! Don't open the door. Naramdaman at napansin niyang tumahimik bigla sa kabilang panig ng pinto. Pagkatapos ay narinig niya ang nag-aalangang boses ni Slanter. Rogin? Umupo ka lang sa sahig at sumandal sa pinto gaya ng ginagawa ko. Para makapag-usap tayo nang hindi kailang harapin ang isa't isa, pakiusap ni Rogin kay Slanter. Narinig at naramdaman ni Rogin ang pagkilos ni Slanter sa loob. Tumalima ito sa pakiusap niya. Alam niyang imposible, pero tila ba nararamdaman niyang nakasandal siya sa mainit at matatag na likod ni Slanter. Kahit pa may dahon ang pinto na nakatingin sa kanila. Alam ko na kung bakit ayaw mo ng baby bear, pagsisimula ni Rogin sa basag na boses. Ayaw niyang patagalin ang komprontasyon. May baby ka rin kasi, na tinakbuhan. Matagal bago muling nagsalita si Slanter. Alam mo na ang tungkol kay Cassandra? Totoo bang nabuntis mo siya at tinakbuhan? Diretsyang tanong ni Rogin dahil iyon ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan para malaman ang katotohanan. Yes, it's true. Matapat na sagot ni Slanter. She got pregnant and I left her. Humugot ng malalim na hininga si Rogin at nagbilang hanggang 10 sa isipan
para kalmahin ang sarili. Totoo ring nagsama kayo. Kahit hindi nakikita si Slanter, alam niyang tumangutangu ito bago sumagot. Yes, Cassandra and I lived together for 10 months. I thought it was the perfect arrangement because we both didn't want commitment but we like being with each other. Pero nang mabuntis siya, natapos na ang lahat sa amin. Sa bibig na mismo ni Slanter nang galing na ayaw nito ng commitment, niyakap ni Rogin ang mga binti at niyok-yok ang mukha sa mga tuhod. Ang sakit-sakit na isipin na sa bahay na yon kung saan nabuo ang mga alaala nila ni Slanter ay may nauna na palang babae sa kanya. Gusto niyang mainsulto at mabastos, pero ipinapaalala niya sa kanyang sarili na siya lang naman ang nagpumilit na sumama sa binata. Ah, siguro, iyon ang dahilan kung bakit ayaw ni Slanter nung una na patuloyin siya sa bahay nito. Pero matigas ang ulo niya. Kaya hayun. Yun ang napala niya. Pero bakit hindi mo pa rin ako pinapaalis? Panghihinakit ni Rogin. Hinayaan mong pagchismisan ako ng mga kapitbahay sa bagay na wala akong kaalam-alam. I'm sorry, Rogin. Puno ng guilt na paghingi ng tawad ni Slanter. At first, I didn't want you in my house. But when people started talking about us, I realize you, we are the perfect excuse para hindi na sila magtanong kung bakit iniwan ko si Cassandra. Para makita ni Cassandra na wala na talaga siyang aasahan sa akin. I wanted them to think that I already had someone else. I wanted to spend my life with you. Pero sa una lang yon. Mula sa pagkahayok-yok ay napaangat ng mukha si Rogin dahil sa matinding gulat. At kasunod niyon, ang pinaghalong sakit at gulat. Imbis na sigaw, mapait na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Kung ganon, ginamit mo lang ako. Ginamit mo ko. Kung display sa mga tao, para hindi mo na kailangang magpaliwanag sa kanila kung bakit ayaw mong panagutan si Cassandra. Ginamit mo ko na pananggala kay Cassandra. Salamat ha. Salamat. At pinotrektahan mo ang dangal ko sa mga kapitbahay mo. Sarkastikong sambat nito. Narinig niyang bumuga ng hangin si Slanter. You are not listening, Rogin. Sinabi ko na sa'yo nung una pa lamang. Kailangan kong bigyan ng paliwanag ang sarili ko kung bakit ako nagdesisyong patuloyin ka sa bahay ko. And using you was the first convenient excuse. Pero habang tumatagal, napapalapit ka na sa akin. Hindi alam ni Rogin na bababaw na tao pala siya dahil naging sapat na ang mga salitang yon para pawiin ang paghinanakit niya. Hindi lang excuse ang tingin mo sa akin. Of course not. Damn it. Frustrated na tanggi ni Slanter. You are important to me, Rogin. Whether you believe it or not. Then, can you keep me? Halos pabulong na tanong ni Rogin. Pero pagkabitiw pa lamang ni Rogin ang tanong na yon, pinagsisisihan agad niya. Paano niya nagawang hilingin sa isang lalaking may responsibilidad na sa ibang babae? Ang hayaan siyang manatili sa buhay nito. Hiniwalayan niya si Jacob noon dahil may nabuntis itong ibang babae. Pero ngayon, iyon din ang sitwasyon ng lalaking mahal niya. Nagwa niyang magbulag-bulagan sa katotohanan at tanggapin ang binata ng buong buo. Kahit pa napakalaki ng kapintasan nito na nakabalandra sa kanyang harap. Ah, iyon ang pinagkaiba. Mahal na mahal niya si Slanter. Kaya handa niyang kalimutan na tinakbuhan nito ang pagiging ama dahil naniniwala siyang may magandang dahilan ng binata kung bakit nito tinalikuran ang responsibilidad kay Cassandra. At handa siyang paniwalaan kung ano ang dahilan na mayroon si Slanter para sa nagawang pagtakbo sa mag-ina nito. Handa rin siyang tulungan ito kung may maitutulong siya. Kasi nga, bobo ang nagmamahal. Pero hindi ganun kabobo si Rogin para umasa na mangyayari ang gusto niya nang dahil lang sa kanya.
sa pagiging positibo na mag-isip. Kaya hindi na siya nagulat sa isasagot ni Slanter sa tanong niya kanina. No, I can't keep you, Rogin. I'm sorry. Mugtong-mugto ang mga mata ni Rogin nang magising kinaumagahan. Magdamag silang hindi nagkibuan ni Slanter na hindi na lumalabas ng workroom. Siya naman ay nagiiyak muong gabi. Naroon pa rin ang sakit sa kanyang puso. Kaya imposibleng masamang panaginip lang ang naging usapan nila ni Slanter kagabi. Rogin, napadiretso ng upo si Rogin nang marinig ang boses ni Slanter. Nang tumingala siya sa binata, pakiramdam niya ay nanlamig ang buo niyang katawan. Bukod sa bihis na bihis ito ay parang may lakad. Napaka-formal din ang anyo. Good morning. Tumango lang si Slanter. Pupunta lang ako sa Maynila. May meeting ako with my mom. Hindi ko alam kung anong oras ako uuwi kaya huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Kinilabutan si Rogin dahil sa malamig at formal na boses ni Slanter na para bang hindi siya hinahayaang makalapit. Pilit nang umiti na lang siya kahit pa may humihila pababa sa kanyang puso. Sige, ingat ka sa biyahe. Tumango lang si Slanter saka walang lingong likod na umalis. Pagsara ng pinto, pakiramdam ni Rogin ay may pinturing nagsara na naghihiwalay sa kanila ng binata. Niyakap ni Rogin ang mga binti at ipinatong ang baba sa mga tuhod. Hindi siya ganong katanga at kamanhid para hindi maramdaman na wala nang balak pang umuwi si Slanter, gaya ng ginawa kay Cassandra noon. Niyukyuk ni Rogin ang mukha sa mga tuhod para siyang tanga, para umasa na siya ang babaeng makakapagtali sa iisang lalaking ayaw ng commitment na tulad ni Slanter. Ang bobo mo talaga, Rogin. Kung yung nabuntis nga niya, nagawa pa rin niyang iwan, ikaw pa kaya na nahalikan lamang niya? Gayunpaman, matigas pa rin ang ulo ni Rogin. Naghintay pa rin siya. Naglinis siya ng bahay, nagluto ng agahan ng tanghalian upang libangin ang sarili. Pero hindi pa rin bumabalik si Slanter at hindi nito sinasagot ang mga tawag at text niya. Nang bandang hapon na, habang naghahanda siya ng merienda, tuluyan nang naging out of coverage ang cellphone ng binata. Kumagat ang dilim. Nakapagluto na ng hapunan si Rogin, pero wala pa rin si Slanter. Umupo siya sa silya. Yakap ang mga binti habang sa isang kamay ay may hawak na canned beer. Kasing lamig niyon ang lamig na gumagapang sa kanyang sistema. Nang pumatak ang alas 11 ng gabi, sumuko na si Rogin. Hindi na uuwi si Slanter. Hindi ito uuwi hanggang nandun siya sa bahay na yon. Inuulit niya. Hindi siya tanga. At lalong hindi siya manhid para hindi makuha ang mensahe ng binata. Pero kailangan niyang subukang lumaban. Dahil ganon ang nagmamahal. Tinungga ni Rogin ang natitirang laman ng hawak na canned beer. Kasabay ng pagguhit ng init sa kanyang lalamunan ay ang pagguhit ng mainit ding likido sa kanyang magkabilang pisngi. Mainit na mainit ang dibdib niya. Pero hindi dahil sa maginhawang pakiramdam, kundi dahil sa sakit na tila ba sumusunog sa kanyang puso. Pinunasan ni Rogin ang mga luhang basta na lamang pumapatak sa kanyang mga pisngi. Nag-text siya kay Lilo at sinabi na i-ere ang tawag niya sa programa na Love, Lost and Found dahil may hahanapin siyang napakalagang tao. Positibo naman ang sagot ng kaibigan niyang Bading, kaya maya-maya lang ay pumailan lang sa ere sa libu-libong radyo sa Pilipinas ang kanyang boses. Hinahanap ko si Slanter Cortez, 26, Bear Artist, pagsisimula ni Rogin sa basag na boses. Pinigilan niya ang maiyak para makapagsalita, pero masakit sa lalamunan. Epekto na siguro ng alak ang dahilan kung bakit nailabas niya ang mga hinanakit na mayroon pala siya para kay Slanter. Huli ko siyang nakita kaninang umaga, pero nakuha ko naman ang mensahe. Hindi na uli kami pwedeng magkita. Kasi ako yung unang na-fall.
Ang sabi nga nila, para sa mga lalaki, kapag unang napulang babae, game over na para sa kanila. Akala ko lang kasi, iba siya sa mga lalaking papol. Ako naman tong si Bobo, nagpauto, nagpatangay, kinilig pa. Pero hindi ko naman masabing pinagsisisihan ko ang nangyari. Because before he broke my heart, he made me happy. The happiest I ever was in my life. Friend, hindi napigilang sabi ni Lilo sa kabilang linya. Ramdam niya ang simpatya sa boses ng kaibigan. Sumingot-singot muna si Rogin bago nagpatuloy. Wala na siyang pakialam kung naririnig ng buong Pilipinas ang pag-iyak niya. Slanter, bumalik ka na. Huwag kang mag-alala. Because when you come home tonight, rest assured, I already be out of your house and out of your life. Pinutol na ni Rogin ang linya bago pa siya mapahagulhol kung ano man ang magiging consequence ng ginawa niya sa pagtawag sa kanilang istasyon. Saka na lang siguro niya pagbabayaran. Nag-impake na si Rogin habang inuubos ang mga luha niya. Gusto niya paglabas ng bahay na yon ay wala na siyang iiyak. Hating gabi na siyang matapos mag-impake at mag-ayos pero determinado pa rin siyang umalis. Humugot si Rogin ng malalim na hininga habang hawak-hawak ang seradura. At sa kanyang pagpihit, lakas loob siyang humakbang palabas. Hila-hila ang kanyang bagahe. Kahit pa parang nadudurog ang kanyang puso sa bawat hakbang palayo sa bahay, nagpatuloy siya. Walang lingon likod. Hindi pa nakakalayo si Rogin na may kotseng sumunod sa kanya. Kinabahan siya. Malalim na ang gabi. Pagkatapos ay nag-iisa na lamang siya sa kalsada. Pero hindi niya ipinahalata ang takot niya. Nang bumusina ang sasakyan, saka lang niya yon lakas loob na nilingon. Dumungaw ang pamilyar na mukha ng binata ang magarang kotse. Rogin? Napakurap-kurap siya. Cassie? Napakinggan ko sa radyo ang tawag mo. Isa lang naman ang kilala kong Slanter Cortez, 26 at beer artist. Ang sabi mo, aalis ka na ng bahay niya. Kaya pinuntahan na kita. Sa akin yung malaking bahay sa unang street ng barangay. Pinuntahan kita dahil gaya ng hinala ko, may bala kang umalis mag-isa. Nang 10 oras ng gabi, paliwanag ni Cassie habang nagmamaneho. Nag-alok ito na ihatid siya hanggang sa Maynila. Pero ang sabi niya, sa bus station na lamang, pumayag naman ito. Rogin smiled weakly at Cassie. Salamat ha. Talagang kaibigan ka nga ni Slanter. Ngumiti si Cassie. Slanter and I used to be a good friend, kaya hindi ko kayang pabayaan ang mga taong malalapit sa kanya. Cassie, pwede mo bang ikwento sa akin kung paano nyo nakilala ni Cassandra si Slanter? Alam ni Rogin na tinotorture na niya ang sarili pero gusto niyang malaman kung anong klaseng tao si Slanter bago niya ito nakilala. Sa totoo lang, hindi alam ni Rogin kung bakit hindi niya magawang magalit kay Slanter sa kabila ng mga nalaman niya tungkol dito. Hindi lang kasi talaga siya makapaniwala na ang taong nag-aalagang nagpoprotekta at nagpapahalaga sa kanya sa mga lumipas na araw ay kasing irresponsable at kasing sama gaya ng iniisip ng ibang tao. Gustong malaman ni Rogin ang totoong dahilan kung bakit iniwan ni Slanter ang mag-ina nito dahil hindi nito yon sinagot ng tanong niya. Ang pananahimik ng binata ang nagbibigay pag-asa kay Rogin para maniwala na may hindi ito sinasabi sa kanya na maaring may magandang dahilan si Slanter. Hanggat hindi niya yon naririnig mula kay Slanter, hindi niya to huhusgahan. Sinulya pa ni Cassie si Rogin. Pinag-aaralan sandali bago muling itinuon ang atensyon sa daan. Sigurado ka bang gusto mong marinig ang kwento? Though hindi ko masasabi ang lahat dahil observer lang ako sa mga naging relasyon ni Shanter at ng kapatid ko. Isang determinadong tangulang ang isinagot ni Rogin. Nagkibit-balikat si Cassie. Mas matanda ako sa kanila, kaya hindi ko alam ang buong istorya ng barkada nila. Pero tatlo sila magkakaibigan, si Slanter Blood at ang kapatid kong si Cassandra. Dito sa probinsya kami ipinanganak at nagkaisip.
pero yung tatlo talaga ang close dahil sila ang magkakaedad. Nagkahiwa-hiwalay lang sila noong nag-aaral na sila sa iba't ibang exclusive school sa Maynila. Nagkasama-sama lang uli yung mga tatlo after college. One day, Islanter came back to our little province. He bought a house in this little barangay. Tahimik daw kasi dito at mas nakakapagtrabaho siya kapag kaganon. And Cassandra, my sister, was crazy in love with Islander. Then, yun ang dahilan kung bakit bumili rin siya ng bahay dito. Gusto raw niyang makita at akitin si Islander. Nagtagumpay naman si Cassandra. I don't know how it happened exactly. Isang araw, hindi na lang umuwi sa bahay namin si Cassandra. It turned out that Islander and my sister had decided to live together. Wala na akong nagawa. Dahil alam ko naman kung gaano kagusto ng kapatid ko si Islander. At nagtiwala ako kay Islander. Dahil akala ko mabuting lalaki siya. How wrong I was. Napapiksi si Rogin sa pait na natugunan sa boses ni Cassie. I was busy with my work. Kaya pinaubaya ko na rin si Cassandra kay Islander. Tutal, matanda na sila. Pareho sila. Naging panatag ako sa relasyon nila. Pero isang araw nakatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ko. At nang puntahan ko si Cassandra, wala na si Islander. And my sister was already 2 months pregnant. Mapait na ang boses ni Cassie. Ilang beses kong tinanong si Cassandra kung anong nangyari. Pero hindi nagsasalita ang kapatid ko. Nagmamakaawa pa ako sa kanya na umuwi na ng bahay namin bago siya nagpa siyang sumunod sa kagustuhan ko. Nagkita ba kayo ni Islander bago kami dumating dito? Nag-aalala lang tanong ni Rogin. Tumango si Cassie. Ilang beses ko nang ginulpi si Islander tuwing may magkikita kami. Pero gaya ni Cassandra, hindi nagsasalita si Islander kung ano ba ang nangyari sa kanila ng kapatid ko. Ako ang napagod. Kaya nang sabihin niyang babalik siya rito dahil sa bahay niya lang. Dahil doon lang daw siya nakakapagtrabaho ng maayos. Naisip kong ibahin ang taktika ko. Imbis na pilitin siyang magsalita, naisip ko na lang na obserbahan siya. Pero nagulat ako nang makita kong may kasama siyang ibang babae. And then, I thought, he left my sister for you. I was so mad at first. Gusto ko siyang sugurin. Kahit pa nandoon ka na. Pero naisip ko, mas makabubuti na rin siguro kung hindi makakatuluyan ni Cassandra ang walang kwentang lalaking tulad ni Slanter. My sister is better off without him. Isa pa, kaya naming palakihin ang pamangking ko nang wala siya. Nagtaka si Rogin nang tignan siya ni Cassie na may simpatya sa mga mata. Bakit? Naawa kasi ako sa iyo. Matapat na sabi ni Cassie. Nasaktan ka lang din ni Islander gaya ng ginawa niya kay Cassandra. Hindi si Islander ang tipo ng lalaki na marunong humarap sa mga responsibilidad. He is afraid of commitment. Kinagat ni Rogie ng ibabang labi. Kahit naririnig na niya ang kwento ni Cassie, hindi pa rin nagbabago ang desisyon niya. Pasensya ka na, Cassie. Nakikisimpatsya ako sa nangyari kay Cassandra. Pero hindi pa rin magbabago ang tingin ko kay Islander. Nakasama ko siya ng ilang araw sa bahay. Hindi ko masasabing kilalang kilala ko na siya pero nararamdaman kong totoo yung kabutiang ipinakita niya sa akin habang magkasama kami. Naiintindihan ko rin yung galit kay Islander dahil totoo namang ang laki niyang duwag para talikuran ang mag-ina niya. Kung sakaling totoo man yon, kunot noong nilingon niya si Cassie. What do you mean? Cassie, napansin mo rin ba? Giit ni Rogin. Sa kabila ng ginagawa ni Islander kay Cassandra, hindi mo pa rin magawang magalit ng tuluyan kay Islander. Dahil kung galit ka talaga sa kanya, hindi ka mag-aaksaya ng panahon na obserbahan lamang si Islander. Nagtataka ka rin ba? Nagpatuloy si Rogin. Nagtataka ka kung bakit iniwan ni Islander si Cassandra gayong alam nating pareho na hindi niya yun gagawin na walang dahilan. Kaya ka lumapit kay Islander. Hindi dahil galit ka sa kanya, kundi dahil gusto mong marinig
ang rason niya. Because in spite of everything, you still have paint in him. At ganun din ako. Napansin ni Rogin na tumigas ang anyo ni Cassie pero napabuntong hininga rin ito sa huli. Then he let out a sigh of defeat. Yes, you are right. Pinipilit ko lang ang sarili kong magalit kay Slanter para sa kapatid ko. Pero naniniwala pa rin akong may dahilan siya. At ang ikinagagalit ko talaga ay ang pananahimik niya. Para bang sinasadya niyang akuin ang lahat ng galit ng mga taong nakakakilala sa kanya. Tumangutang ko si Rogin. Yun din ang iniisip ko. If you also have faith in him, why are you still leaving him? Bumuntong hininga si Rogin at tumingin sa labas ng bintana. Because he said, he can't keep me. Sa tingin ko masyadong mabigat ang dinadalang problema ni Slanter at ayokong maging extra baggage. Babalik ka ba sa kanya? Babalik pa ba si Rogin kay Slanter? Yun ang bagay na gustong gusto niyang gawin paglabas pa lamang niya ng bahay. Isa lang naman ang hinihintay niya. Only if he say, he keep me this time. Sa wakas ay natapos na ni Rogin ang project niya. Isang teddy bear na gawa sa dilaw na scrap fabric. Niligyan niya yon ng asul na ribbon. Ngumiti siya. Dahil sa kanyang achievement, umupo siya sa kama at inilagay ang bagong anak sa pagitan ni na Bobby Rhodes at Baby Slant. Ikaw na ngayon si Baby Router, bunsong kapatid ni na Baby Rhodes at Baby Slant. Pero habang nakatingin si Rogin kay Baby Router, hindi niya maiwasang malungkot at maalala si Slanter. Dahil ang binata ang nagturo kung paano gumawa ng teddy bear sa pamamagitan ng felt paper. Namangha si Rogin habang pinapanood si Slanter sa mabilis pero pulidong pagupit ng template ng maliit na teddy bear sa dilaw na scrap fabric. Makinis ang pagkakagupit niyon, halatang ilang taon nang ginagawa ni Slanter. Wow! Natawa nang makita si Slanter nang makita ang pagkamangha sa kanyang mukha. I'm just making a teddy bear out of felt paper. Pero kung tignan mo, parang gumagawa ako ng espada. Galing sa tinunaw na ginto. Bakit? Ang cool kaya ng ginagawa mo? Marahang pinukpok ni Slanter ang template sa noo ni Rogin. Huwag mo kong libangin. Miss, ikaw ang magtahi ng botones bilang mata nitong teddy bear mo. Tumabingi ang ngiti ni Rogin nang iabot ni Slanter ang malaking karayom na may sinulid sa dulo. Slanter, hindi ako marunong manahe. Kumunot ang noo ni Slanter. Halatang hindi makapaniwala sa ipinagtapat niya. Oh God, daig pa kita. Lumabi siya. It's unfair. Trabaho mo yan kaya marunong kang manahe. I'm a radio DJ. Bakit ko kailangan mag-aral manahe? Pero babae ka. Definition ba ang pagiging babae? Ang pananahe? Defensive na sagot ni Rogin. Tumangutang mo si Slanter. Ah, oo nga pala. Lalaki ka. Pasensya na. Hinampas ito ni Rogin sa balikat. Ano ba? Natawa si Slanter. Oh, huwag ka nang mapikon. Tinuruan na lamang kitang manahe. Parang batang nakinig ng mabuti si Rogin kay Slanter habang tinuturuan siya nitong manahi. At para mas maunawaan niya ang demo nito, lalo siyang humanga sa binata habang pinapanood ang mabilis, sigurado at malinis na pagtatahi nito ng mga botones sa felt paper. Ganon din nang tahiin ni Slanter ang magiging ilong at mga tenga ng teddy bear. Walang bahid na pagkakamali ang sinulid. Mukhang na-absorb na sa pananahi ang binata dahil pati ang dalawang botones sa katawan ng teddy bear ay ito na ang tumahi. Kahit pa ang sabi nito kanina ay si Rogin dapat ang gumagawa niyon. Napabungis ni si Rogin. Napaungol naman si Slanter ng matauhan. Ang daya mo! Ang sabi mo, gusto mong matutong gumawa ng teddy bear. Pero ako rin ang pinapagawa mo. Oo na, ako nang gagawa. Natatawang sabi niya. Kinuha niya mula kay Slanter ang karayom at ang dalawang template ng teddy bear. Ano bang gagawin ko dito?
sew the side together. The sleeve a slit wide enough to put in the stopping. Kumunot ang noo niya. Stopping? Ipinakita ni Slanter ang dalawang balot na bulak stopping palaman ng mga teddy bear kaya malambot sila. That's why it's called a stop toy. Natawa siya. Wow talaga. Salamat sa trivia. Pinitik ni Slanter ang kanyang ilong. Manahi ka na nga. Pero ilang linya pa lang ang natatahi ni Rogin. Natusok agad ng karayom ang kanyang daliri. At dahil matulis at malaki ang karayom, dumugo agad ang daliri niya at napasimangot siya. Ouch! Pumalatak si Slanter. Pagkatapos ay marahang kinuha ang kanyang kamay. And much to her delight, he put her finger in his mouth and licked the blood off. Hindi rin inalis ng binata ang tingin sa kanya. Nag-init ang mga pisngi niya nang maunawaan ang ginagawa ng magaling na lalaki. You are trying to seduce me. Pabirong ako sa niya. He smiled and gently pushed her down to the floor. Hinawakan nito ang kanyang mga braso at ipinako sa magkabilang gilid ng ulo niya. Then, he leaned in and kissed her long, wet, and hot. Naputo lang ang pagbabaliktanaw ni Rogin nang maramdaman ang pagpatak ng kanyang mga luha. Umiiyak na naman pala siya. Yun na lang ang parati niyang ginagawa sa nakalipas na isang linggo nang makabalik sa sariling bahay. Rog? Nalingon na ni Rogin si Nakon at Rom na halatang nagulat nang makita siyang umiiyak. Agad na lumapit ang dalawa sa kanya at niyakap siya. Lalo tuloy siyang naiyak. Rog? Ano bang nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Rom. Siya pa rin ba? Yung lalaking nagturo sa yung gumawa ng teddy bear? Dugtong ni Con. Humikbing tumango si Rogin. Pag-uwi niya galing Bulacan, sina Con at Rom agad ang kanyang tinawagan. Sinundo siya ng dalawa sa bus station at doon nag-iiyak agad. Habang nasa biyahe ay naikwento niya sa dalawa ang tungkol kay Slanter. Pero hindi detalyado. Naglalabas lamang siya ng sama ng loob. Ngayon lang kita nakitang umiiyak ng ganito ah. Dahil sa lalaki, naiiyak na rin sabi ni Con. Ngumiti ng malungkot si Rogin. Ngayon lang din naman ako nagmahal ng ganito eh. Nasaan na ba kasi ang lalaking yon? Naiinis na tanong naman ni Rom. Habang kinakalma niya ang sarili, may realisasyong nabuo sa kanyang isipan. Naalala niyo yung sinabi kong hindi pa ipinapanganak ang soulmate ko? Tumango lang si Con at Rom. Mali ako. Matagal na siyang ipinanganak pero ngayon lang kami nagkita. Nang araw na bigyan niya ako ng prihag. At alam ni Rogin na ang libreng yakap lang din ni Slanter ang makakatanggal ng sakit sa kanyang puso. Kapag wala ka pa pagkatapos ng 5 minuto, aalis na talaga ako. Walang ganang banta ni Rogin kay Sliver. Nakausap niya sa kabilang linya. Kagabi pa ay tinatawagan na siya ni Silver. Magkita raw sila sa isang restaurant at pag-usapan ang tungkol sa pagbabalik niya sa trabaho. Tapos na kasi ang 1-month suspension niya. Mukhang may bagong pakulo ang amo niya kaya gusto niyang makapag-meeting. I'll be there in 5 minutes. Nasa parking na ako, natatawang sagot ni Silver. Masyado ka namang mainipin. Bumuntong hininga lamang si Rogin pagkatapos ay tinapos na ang tawag. Humarap siya sa malaking salamin sa banyo ng restaurant at nagretouch. Pero kahit anong pahid niya ng kolorete, hindi pa rin naalis ang lungkot ng kanyang mga mata at ang kawalan ng glow sa mukha niya. She looked like a zombie. Palabas na siya ng comfort room nang may babaeng lumabas ng cubicle. Malaki ang umbok na tiyan ng babae. Nakahawak din ito sa balakang na tila ba hirap na hirap kumilos. Sa tingin niya ay kabuwanan na ng babae. Binuksan ni Rogin ang pinto ng comfort room para makalabas ng maayos ang babae. Inalalayan din niya ito sa paglalakad. The pregnant woman smiled at Rogin. Noon lang niya napansin na maganda ito. Thank you, miss. Pilit nang umiti si Rogin. You are welcome. Aalalayan na kita hanggang sa table mo. Nakangiting tumango ang buntis at lumagpas ang tingin sa kanya. Umaliwala sa mukha nito.
there's my fiancé. Pumihit siya paharap. Dalawang lalaki ang nakita niyang papalapit sa kasama niyang buntis pero napakulang ang tingin niya sa lalaki na unang naglakad. Nakatingin din kasi ito sa kanya. At gaya niya, halatang nagulat din ito. Islanter? Nakangiting sabi ng babae na nasa tabi ni Rogin. Nagbawi ng tingin si Islanter kay Rogin nang balinga ng binata ang babae. Cass? Are you okay? You look tired. Nakangiting umiling si Cass. Natiyak ni Rogin na si Cassandra. No, I'm fine. I don't want to spoil our dinner. Muling binalinga ni Islanter si Rogin. Nakakita siya sa mga mata ng binata ang pangungulila sa sakit. Kumiti ng mapait si Rogin. Pangungulila at sakit. Siya lang naman yata ang nakakaramdam niyon. Malamang ay nakakita lang niya ang kanyang refleksyon sa mga mata ni Islanter. Kaya iniisip niyang ganon ang nararamdaman ng binata. Pero ngayon, nakita na ni Rogin na magkasama si Islanter at Cassandra. Malinaw na sa kanya kung ano at sino ang pinili ng binata. Islanter, untag ni Cassandra sa binata. Nagpalipat-lipat ng tingin kay Rogin at Islanter na natiling nagtititigan kahit parehong blanco ang mukha. Naunang makabawi si Rogin. Walang lingong likod na nilagpasan niya si Islanter at bumalik sa pandalawahang mesa na nireserve ni Silver para sa dinner nila. At minamalas nga talaga yata si Rogin dahil mula sa kanyang pwesto, kaharap pala niya si Islanter. Katabi ni Cassandra na may katabi pang isang gwapong binata na hindi kilala ni Rogin. Nawala lang ang binata sa paningin niya na may umupong matandang mag-asawa sa harap ni Islanter at Cassandra. Maya-maya ay may isa pang pares ng old couple ang dumating kasama si Cassie. Ah, kasama pala sa dinner na yon ang pamilya ni Cassandra. Naroon din ang mga magulang ni Islanter. Ibig sabihin, maaaring pinag-uusapan na ng dalawang kampo ang tungkol sa kasal nila ni Islanter at Cassandra. Ang sakit naman. Sobra. Hi, Rogin. Nawala lang sa kabilang mesa ang atensyon ni Rogin nang umupo si Silver sa katapat na silya. As usual, he looked good in his suit. You are late. Binigyan siya ni Silver ng matipid na ngiti. And you are beautiful. Inirapan niya si Silver pero hindi niya maiwasang mapangiti. Alam niya kung bakit nagkahaga nito ang boss niya. At kahit paano ay nalibang siya. Kilala kita. Kilala kita, Silver. First name basis sila sa labas ng opisina. May magandang balita ba? Nakangiting tumango si Silver. Pagkatapos ay may inilabas itong mga sobre mula sa suit nito at iniabot ang mga yon sa kanya. Pinasadahan lang ni Rogi nang basa ang mga sulat pero nanglilid agad ang kanyang mga luha. Wa, fan mails. Tumango si Silver. Madami pa yan sa opisina. Miss na miss ka na ng fans mo. Pwede ka nang bumalik sa programa nyo ni Lilo. At naisip kong bigyan ka pa ng bagong segment. Gulat na tumingin siya kay Silver. Really? Hinawakan nito ang kamay niya. Believe it, Rogin. Nang wala ka, ang daming listener ang tawag ng tawag sa istasyon at tinatanong kung nasan ka na. Nakita ko kung gaano ka kamahal ng mga tao. Kaya nagdesisyon akong bigyan ka ng sariling programa. Nahagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang sariling sumigaw. Sa nakalipas na mga araw, ngayon lang uli siya naging masaya. Mahal kasi niya ang kanyang trabaho. Thank you, Silver. Sobrang thank you. You deserve it, Rods. Ibig bang sabihin tataas din ang sweldo ko? Biro niya. Natawa ng malakas si Silver na bihira lang mangyari. Let's talk about that later. Sa ngayon, kumain muna tayo. I'm famished. Nawala kay Silver ang atensyon ni Rogin nang may marinig siyang ingay mula sa kabilang mesa. Nakita niya si Islanter na tumayo at tinapunan siya ng malamig na tingin bago tumalikod at nagpunta sa comfort room.
Naiinis si Rogin. Alam niyang nagseselo si Slanter kay Silver. Pero bakit kailangan pang ipakita sa kanya ni Slanter? Gayong may family dinner ito kasama ang future in-law. Rogin, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Silver. Umiling si Rogin. Yung lalaking mahal ko, nasa likuran mo lang. Akmang lilikon si Silver, kaya pinigilan niya ito. Oh, huwag mo nang lingunin kasi. Umalis siya. Tinignan niya si Silver. Nakakunot ang noo. Why do you look like you want to cry? Malungkot na umiti si Rogin. Because he's having dinner with the fiancé and future-in-laws. Mabilis na tumango si Silver. Let's go. Sa ibang restaurant na lamang tayo kumain. Paalam na aking mahal. Kay hirap sabihin paalam na aking mahal. Kay sakit isipin na kahit nagmamahal pa, puso't isipan magkaiba. Siguro hindi lang laan sa isa't isa. Makapagbagbag damdamin, pagsabay ni Rogin sa tugtog sa estereo ng kotse ni Silver. Katatapos lang nilang mag-dinner at iahatid na siya nito pauwi. Maayos naman na naging meeting nila. Magkakaroon si Rogi ng bagong programa kung saan iseset niya ang date ng mga past lovers sa gustong mag-reunite. Kung ang last love lost and found nila ni Lilo ay tungkol sa paghahanap ng dating minamahal, ang pagiging programa naman niya ay tungkol sa pagre-reunite. Every week ay magpipicture ang new programa ni Rogin ng lovers na nagkahiwalay noon para bigyan ng mga ito ng second chance at love. Bumuga ng hangin si Silver. Nasobrahan ka yata ng wine rods. Masaya lang ako kasi tataas na ang sahod ko. Biro niya na binuntutan niya ng bungisngis. Ah, lasing nga siya. Maya-maya lang ay natapos na ang kanta sa radyo at pumailan lang sa loob ng kotse ang matinis at masiglang boses ni Lilo. Simula na ang love lost and found. Alas 11 na ng gabi. Ganun katagal silang magkasama ni Silver dahil sinamahan pa siya nito na uminom sa isang bote ng wine. Mga dear listeners, may super special caller tayo tonight. Excited na sabi ni Lilo. Maluloka kayo kapag ka na no song nyo kung sino itek. Wait ko na kayo. Pagwe-wait sugin ko pa. Heto na siya. Come in caller number 1. Good evening. Bati ng pamilyar na baritoning boses. I'm Slanter Cortez, 26 beer artist. Nahigit ni Rogin ang hininga. Bigla-bigla ay nawala ang kalasingan niya. Oh my God. Sinulyapan siya ni Silver. Why? Shh, sawi ni Rogin. Kay Silver, sa kamas nilakasan ang stereo. Hinahanap ko si Rogin Lorraine Ruiza, 26 radio DJ, pagpapatuloy ni Slanter. Huli ko siyang nakita, 3 hours ago, kasama kung sinong unggoy. Hey dude, reklamo naman ni Silver, nangingisingisi na nauunawaan ang nangyayari. I lost her, all because I was stupid. Desperado ang pag-amin ni Slanter. Wala akong balak ipaalam sa buong Pilipinas ang ibang bagay tungkol sa amin ni Rogin. Maliban sa isa, I'm crazy in love with this woman, Rogin. If you are listening, I just want you to know that even before you realize you were falling for me, I was already at your mercy. Ako ang unang napol, hindi ikaw. Hindi kita pinaasa. Nagtimpi lang ako. Hindi kita pinakilig. Pinaramdam ko lang sa'yo na mahal kita. The game isn't over because there wasn't a game to begin with. I never played with your feelings. Napahigpi si Rogin. Naitakip niya ang mga kamay sa bibig para patahimikin ang sarili dahil gusto niyang marinig ng malinaw ang bawat sasabihin ni Slanter base sa mga sinasabi ng binata. Narinig nito ang ginawa niyang pagtawag noon kay Lilo para magpaalam. At isa-isa nitong pinabubulaanan lahat ng bintang niya. Kung sino man po ang nakakakilala kay Rogin Lorraine Ruiza, pakisabi naman po
kung nasaan siya. Please, pakiusap ni Slanter sa desperadong boses. To Casper, the friendly ghost, pahiram muna ng linya mo. Dude, Rogin, can I keep you? Tuluyan ang pumatak ang mga luha ni Rogin. Nag-iingay na ang kanyang cellphone at alam niyang lahat ng kontak sa kanyang cellphone ay tumatawag at nagte-text na sa kanya dahil sa pauso ni Slanter. Hindi niya pinansin ang kanyang cellphone dahil sigurado siyang tatanungin lang ng lahat ng taong kakilala niya kung nasaan siya. Hello, sabi ni Silver sa kausap sa cellphone habang may Bluetooth earpiece sa tenga. Yes, I with her. Malapit na kami sa subdivision ni Rogin. Silver, gulat na saway ni Rogin sa binata pero tinawanan lang siya. East Lantern Cortez, 26 beer artist, nosang na namin kung nasan ang friend mo. Patiling sabi ni Lilo sa programa. Nasa unang kanto siya bago ang subdivision, sakay ng isang silver Volvo. Napaungol si Rogin. Malamang ay stop sa Love It Radio ang tinawagan ni Silver kanina. You are doing for the rating, aren't you? Natawa uli si Silver. And because you are my friend, I want you to be happy. Bumuntong hininga siya, saka ngumiti. Salamat. Tumingin siya sa labas ng bintana. Hindi na ba siya haharapin ni Slanter? Bakit nagtapat ang binata sa kanya gayong ikakasal na ito? Paano si Cassandra at ang magiging baby ng babae? Habang nakatingin sa madilim na kalsada, biglang dumaan sa gilid niya ang mabilis na pagpapatakbo ng kotse ni Slanter. Hindi nga siya nagkamali dahil nagtama ang mga mata nila ng binata sa saglit na pagkakasalisi ng kanya-kanyang kotse na sinasakyan nila. Napasinghap si Rogin. Si Slanter yun ah. Napangiti si Silver. Do you want me to stop the car? Naduwag siyang bigla. No. Pagkasabi niyon, ay narinig ni Rogin na sunod-sunod ng bumusina mula sa likuran. Tumingin siya sa side mirror at napasinghap ng makitang nakabuntot sa kanila ang kotse ni Slanter. Mukhang gusto ni Slanter Cortez. 26 years old, beer artist na ihinto ko ang sasakyan. Nilingon ni Silver si Rogin. Anong gusto mong gawin ko, Rogin? Naguguluhan si Rogin. Tumingin uli siya sa side mirror. Sa pagkakataong yon, ay nakita niyang dumungaw si Slanter sa labas ng bintana at sumigaw. Hindi niya yon gaanong narinig. Dahil sa ingay ng makina ng kotse ni Silver. Pero nabasa niya ang bukha ng bibig ni Slanter. Rogin, tinatawag siya ni Slanter. Kakaibang saya ang gumagapang sa buong sistema ni Rogin na bumulag sa kanya. Isa lang naman ang paraan para malaman niya kung ano ang kailangan ng binata. Stop the car, Silver. Maring utos ni Rogin. Please. Ngumiti si Silver. Saka umiling-iling. Before stopping the car, he said, go get your man, Rods. Good luck. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Rogin na sumagot dahil kinalampag na ni Slanter ang bintana sa gilid niya. As soon as Silver unlocked the doors, binuksan ni Slanter ang pinto ng passenger side. Hinawakan siya ni Slanter sa braso at marahang inakay patayo. Then he pulled her close for a bear hug. A bear hug tight, warm and comforting. Oh God, I thought I had lost you. I'm sorry, Rogin. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang leeg. I'm sorry. Please, stay with me. Nakahiga sa kama si Rogin. Nahihilo pa kasi siya sa bilis ng mga pangyayari. At dahil na rin sa kalasingan, hinayaan lang siya ni Slanter na haplusin ang kanyang pisngi habang nakaupo ito sa gilid ng kama. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. At sa mga mata nito, nakikita niya ang pagmamahal na hindi napapansin noon. I'm sorry, Rogin. Sinserong paghingi uli ni Slanter ng tawad. You wanted me out of your life. Panunumbat ni Rogin sa mahinang boses.
Kaya nga iniwan mo ako sa bahay mo, hindi ba? You should have said so. Kung gaano ko pinilit ang sarili ko na pumasok sa buhay mo, kabaliktara naman ang magiging pag-alis ko. Kung sinabi mo lang sana agad sa akin, shh, don't say that, saway ni Slanter. Hindi kita iniwan, Drogin. Gusto ko lang sanang ayusin muna ang problema ko bago kita harapin. Ang sarap sanang pakinggan ang mga sinasabi ni Slanter dahil nararamdaman niya ang pagmamahal ng binata. Pero naroon pa rin ang takot at pangamba. Paano na kayo ni Cassandra? At ang magiging baby ninyo? Matagal bago sumagot si Slanter. Dumaan ang lungkot sa mga mata nito. Hindi ako ang ama ng pinagbubuntis ni Cassandra. Napabalikwa si Rogin, dala ng gulat. Ano talaga? Wow! Pero paano? I mean, hindi paano. Paano ginawa yung baby kundi mo ginalaw yon? Ah, hindi. I mean, sino ang tunay na daddy? Natawa ng mahina si Slanter. Let me finish. Umarte siya na isisipir ang bibig. Humugot ng malalim na hininga si Slanter bago nagpatuloy. Totoong nagsama kami ni Cassandra. I like being with her because she was not demanding. I thought she was perfect for me. Madalas ay nakakulong lang naman ako sa workroom. Kaya laking pasasalamat ko na naiintindihan niya yon. Hindi siya humihingi ng sobrang atensyon, pero masyadong naging maluwag ang relasyon namin. Hindi siya nagde-demand sa akin, kaya nagkulang na pala ako nang hindi ko pa alam. Yung huling 5 buwan pa na pagsasama namin ni Cassandra, hindi na kami nag-uusap halos. Lagi ko siyang tinatanong kung may problema pero wala naman siyang sinasabi. Naiinis ako dahil ang lamig ng pakikitungo niya sa akin. Kaya mas sinubsob ko ang sarili ko sa trabaho. Lalo na't ilalance ang new collectible ko na mga beer by station noon. Kaya ganun na lamang ang gulat ko nang sabi ni Cassandra na buntis siya. Alam ko kaagad na hindi sa akin ang bata dahil wala namang nangyayari sa amin sa mga huling buwan na halos hindi na kami nagkikibuan. Napasinghap si Rogin. What? Sinabi ba niya sa iyo kung sino ang nakabuntis sa kanya? Umiling si Slanter. Noong una, hindi. Ang sabi lang niya, buntis siya. Inaasahan niyang aakuin ko ang bata because I had neglected her and that was why she cheated on me. Naghanap daw siya ng atensyon sa iba na hindi ko na ibibigay sa kanya. Dumaan ang sakit sa mga mata mo. Aaminin ko. Naging busy ko noon. Pero ilang beses ko naman siyang kinausap, tinanong ko anong problema. Pero hindi siya nagsabi na ganun pala ang nararamdaman niya. Natatakot daw kasi siya kapag ka nagdedeman siya sa oras sa akin. Kahit paano ay naiintindihan ni Rogin si Cassandra. Alam ni Cassandra na nag-i-stay ka lang sa kanya kasi akala mo mababa lang ang expectation niya sa'yo. But it was all an act. Dahil ang totoo, gusto niya ang lahat ng atensyon mo. Cass said that sleeping with the father of her child was a mistake. Ang balak lang daw sana niya. Pagselosin ako pero nagbunga nang hindi inaasahan ang paglalaro niya. She got pregnant. Ngumisi ito ng mapait. The Dolce bag probably didn't know how to use a condom. Hinawakan ni Rogin si Slanter sa braso para kalmahin. Alam niyang malaking insulto para sa lalaki ang maloko, lalo na ang maisahan. Hindi sinasabi ni Cassandra sa'yo kung sino ang totoong daddy ng baby niya. Napalitan ng galit ang lungkot sa mga mata ni Slanter. Wala siyang balak sabihin sa kahit sinong totoo, kahit sarili niya. Pinapaniwala niya na ako ang daddy ng anak niya. I was so mad at her, but I couldn't really blame her dahil alam kong nagkulang ako sa kanya, pero hindi ko kayang akuin ang bata, lalo na't nawala na ang pagmamahal ko kay Cassandra. So I thought
the least I could do for her was to keep quiet. Ang sabi ko kay Kakas, hahayaan kong isipin ng mga tao na iniwan ko siya rather than let her friends and family know that she cheated on me with the guy who got her pregnant. Bilang respeto ko sa kanya, sa kabila ng panloloko niya sa akin, pinili kong ako na lamang ang masira sa mga mata ng mga kakilala ko. Sa amin, mas masisira kasi si Cass kapag lumabas ang katotohanan dahil babae siya. Kaya ka umalis ng bahay? Tumango si Slanter. Ang sabi ni Cass, hindi raw siya aalis ng bahay ko. Kaya ako na lang ang umalis. Bumuntong hininga ko. Ayoko na rin sanang bumalik doon dahil sa mga chismis. Pero that house is my oasis. Doon lang ako nakakapagtrabaho ng maayos. Nasaktan si Rogis para kay Slanter. Kaya pala nang tanungin niya ang binata kung totoong nabuntis nito si Cassandra. Ang sagot nito ay, she got pregnant at hindi. I got her pregnant. Sa kabilang banda, lalong tumaas ang respeto at pagmamahal ni Rogin para kay Slanter. Ito na nga ang nasaktan, niloko, ito pa rin ang nagsakripisyo. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ni Slanter na isipin ng lahat ng tao na wala itong kwentang lalaki para lang protektahan ang dangal ni Cassandra. Pati bahay ng binata, muntik pa nitong hindi mabalikan. May bumabagabag tuloy kay Rogin. Ganyan mo ba ako kamahal? O ganyan mo ba kamahal si Cassandra? Kumunot ang noon ni Slanter. Pagkatapos ay lumamlam ang mga mata habang hinahaplos ang kanyang pisngi. I did love Cass. Pero kahit noon, hindi pa uli tayo nakikita na wala na yon. Pero kaibigan ko siya at kaibigan ko ang kuya niya. Pakiramdam ko, responsibilidad kong protektahan ang dangal niya. Lumabi si Rogin. But it's unfair, Slanter. Ang sama-sama ng tingin sa'yo ng mga tao, samantalang ikaw naman pala ang biktima. Numiti si Slanter. Maaliwalas na ang mukha. Don't worry. Everything is okay now. Nagkaayos na si Cassandra at ang daddy ng anak niya. Kaya umamin na rin si Cass sa pamilya niya na hindi ako ang nakabuntis sa kanya. And guess what? It was actually my best friend, Vlad, who got her pregnant. Pero ayaw daw tanggapin ni Cass na si Vlad ang nakabuntis dito. Nung una kaya nanahimik si Vlad. Nashock si Rogin. Slanter, ex-girlfriend had cheated on him with his best friend. Naawa siya sa binata. Niyakap niya to. Oh my poor boy. Ipinulupot ni Slanter ang mga braso sa kanyang bewang. I got hurt not because I still love Cass, kundi dahil hindi ako makapaniwalang nagawa yun sa akin ng kaibigan ko. At hinayaan pa niya akong magdusa ng buong durasyon ng pagbubuntis ni Cass. Nakaganti ka na ba sa gago mong best friend? O gusto mong ako na ang gaganti para sa'yo? Determinadong alok ni Rogin. Natawa lang si Slanter. Nakaganti na ako, Rogin. Nabugbog ko na si Vlad kanina bago pa siya humarap sa mga magulang ni Cass. Nandun siya kanina sa restaurant. Hindi mo napansin? Parang ang naalala ni Rogin na may kasama si Slanter kanina na malamang ay tinuro ni Cassandra bilang piyanse nito. Si Vlad pala yon, hindi si Slanter niya. Nakahinga siya ng maluwag. Akala ko kanina pinag-uusapan na ninyo ni Cassandra ang kasal ninyo. Umiling si Slanter. Cassandra and Vlad apologized to me and to my parents. But I think my parents already knew that I wasn't the one who got her pregnant. Kaya hindi nila ako pinilit na pakasalan si Cassandra. Kahit nagalit noon ang parents ni Cass, ang sabi lang sa akin ni Mommy at Daddy noon, gawin ko ang tingin ko ay dapat. I'm sorry, malambing na sabi ni Rogin. Hindi ko man lang napansin na may pinagdadaanan ka rin pala noon. Noon tayo na magkasama pa tayo sa bahay. Hindi ko alam na nasaktan at nilokor ka rin pala. Wala akong nagawa para sa'yo. Alam mo ba kung
Bakit hindi mo napansin yon? Umiling si Rogin. Pinisil ni Slanter ang pisngi niya. Hindi mo napansin na may pinagdadaanan ako kasi kasama kita. At tuwing kasama kita, napapatawa mo ko. Naaalis mo yung sakit hanggang sa maging okay na ako. Kaya ngayon, madali na para sa akin ang umintindi at magpatawad sa mga taong nanakit sa akin. So, don't say that you haven't done anything for me. Rogin, may aaminin nga pala ako sa'yo. Crush na kita nung nasa high school pa lamang tayo. Nahihiyang pag-amin ni Slanter. Pero hindi ako malapit sa'yo dahil ang ingay nyo na mga kaibigan mo. Nakakatakot. Kaya nga naiinis ako sa inyo. Iyon yung mga memory mo sa akin eh. Na hindi kita pinautang? Paano kita pauutangin? Eh niyakap mo lang pala ako para utuin. Natawa si Rogin. Grabe ka, magka-crush. Hindi halata. Eh nung nakikiusap ako sa iyo kung pwedeng makitira, pinagsaran mo ko ng pinto nun eh. Natawa si Rogin. Grabe ka magka-crush ha, hindi halata. Eh nung nakikiusap ako sa iyo nung pwedeng makitira, sa bahay mo pinagsaran mo ko ng pinto. Natawa uli si Slanter. Ang hirap naman kasi ng hinihiling mo, Rogin. Gusto mong tumira sa bahay ko, eh nagkakagusto na nga ako sa'yo. Ang hirap kayang magtimpi. Pero nagtiis ako dahil nung una pa lamang na pinagduduldulan mo na gusto mong maging virgin bride ka. I respected that. Kaya hindi kita ginapang. Pabirong sinuntok ni Rogin si Slanter sa dibdib. Nagiinit ang mga pisngi. Sira! Humalikip-kip siya. Pero aminin mo, inakit mo ko. Kaya lagi kang rumarampa na nakatapless sa bahay, no? Nagkibit balikat si Slanter. Guilty. I just love it when you look at me like I'm the only one guy you want. Ang yabang ng mama. Humiti lang si Slanter. Pagkatapos ay lumagpas ang tingin sa kanya. Bahagyang nalaki ang mga mata nito at kinuha sa ibabaw ang headboard ng kama si Baby Router. Natapos mo yan? Proud na humiti si Rogin. Ako pa? Wow! Wow as in wow. I'm awesome. Or wow as in wow. This is the ugliest bear you've been seen. Nakataas ang kilay na tanong ni Rogin. Natawa uli si Slanter. Wow as in wow. I still love you so damn much even if you make the ugliest bear on earth. Naiinis na si Rogin. Tinangka niyang suntukin si Slanter pero hinawakan nito ang kanyang kamay. At hinila siya. Then they feel on the bed his arm wrapped tightly around her. Bumuntong hininga na lamang siya at yumakap na mahigpit sa binata. Nagulat ako nang tumawag ka sa radio program namin, sabi ni Rogin. Paano mo nalaman kung saan ka tatawag? Natawa si Slanter. Si Cassie ang tumulong sa akin bilang ganti raw sa nagawa ni Cassandra sa akin. Mukhang avid listener yon ang programa niyo. Tumawag siya sa staff ng programa at sinabing ako yung tinawagan mo noong nakaraan. Kaya nasalang agad sa ere ang tawag ko. Napangiti si Rogin. Cassie is a good guy, ha? Rogin? Pangarap mo ba talagang maging virgin bride? Tila nahihirapan na tanong ni Slanter. Baka naman pwedeng mauna ang honeymoon. Ano? Tumigil ka nga dyan? Okay. At least, I tried. Tumikim si Slanter. Rogin Lorraine Ruiza, 26, radio DJ. Will you marry me? Yes. I will marry you, Slanter Cortez, 26, beer artist. Natatawang sagot ni Rogin. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.